In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lovely Father, we ask you to guide us in this interview. Amen. And may the Holy Spirit empower us. Yes, Lord. Animate us and give us the proper discernment on the things that I had to answer in this. In these questions, amen. That they may be well informed, yes, on the mystery on exorcism and about our war against the devil and his minions. Amen. May we trust only in your love and your power. Yes, we ask these through Christ our Lord. Amen. Our Son, the Holy Spirit. Amen. Hello mga ka-faith! So welcome again sa ating Storyang Katoliko. Sobrang excited ako sa magiging guest natin for today. Ang ating magiging guest share for today, si Reverend Father Felipe Lindo Pedraja. I'm sure marami po tayong matututunan sa kanyang experience as a priest and an exorcist priest of a Diocese of Antipolo. Hello po, Father Phil. Hello, hi! Kamusta? Okay naman. Ayan. So, Pad, sa mga viewers po natin na first time ka lang po na kita, sino nga ba si Father Phil? Ako si Father Felipe L. Pedraja, pari ng Diocese of Antipolo, presently assigned dito sa San Antonio de Padua Paris, sa covering Barangay Dalig and Barangay San Jose. At ako ay dihito mong taga-Antipolo. Kaya wow. This is my hometown. Yes. Actually, napanood ko nga yung kwentong pilgrimage mo dun sa Antipolo Cathedral. So, bago kita interview, so nag-research ako sa'yo. Tapos, yun nga, na pakinggan ko nga yung naging story mo na tubong Antipolo ka nga. Ayan, so Pads, pwede mo bang i-share yung background mo noon? Bakit mo napiling maging isang pare? Bakit mo piniling yung bokasyon na pagpapare, hindi pagbokasyon na pag-aasawa or single blessed? So actually, ang dream ko dati ay sa military. Kasi may uncle ako na veteran ng, dalawa pala, uncles na veterans ng World War II. So narinig ko yung kwento nila. So hindi ko maging sundalo. Kaya lang, gusto ko kasi maging PMA. Pero kinulang sa height. A requirement ba yun? Oh, kasi 5'4 ang requirement noon. Pero ngayon, lower. Mga around 5'1. Mayroong mga seminaryas nagpunta sa amin. Nag-vocation talk. At first, nasabi ko, no, pero bumalik sila. And then, nag-invite uli sila for a vocation seminar naman, just a vocation talk. Nakita ko yung ano, yung naintindihan ko unti-unti yung ano talaga yung pagkapare. Kasi although active ang buong family namin sa simbahan, pero yung pagiging pare, hindi ko talaga, alam ko lang, basta ano siya, nagmimisa. Pero the life of a priest, no? Nakita ko yung ano, yung kahalagahan ng pagiging pare, no? At ano yung need dito sa mundo. Kaya nag-decide ako to enter the seminary. Nag-apply, of course, and then enter the seminary. And doon na-develop yung vocation. Pero at first, mayroon may pagka-adventure ang dating. Kasi may sa adventure. Pero yes, later on, na-develop as really a vocation to serve God and the church through the priesthood. But not just the church, but the whole of the world, the whole world and society. Kasi the church is missionary. Yes. Ayan. Isip ko, instead na maging professional, kasi during the time siya, ano bang pagiging professional? Kasi misa siya sabi, malaking sweldo mo, pag ganito course ang kinuha mo, ito yung ganito, pipirma ka lang, may malaki ka ng sweldo. Parang, hindi, ganun ba talaga ang buhay? Nakita ko na, teka, may mas mahalaga sa ano, sa ganun, kasi narinig ko dun sa vocation talk and vocation seminar. May mas mahalaga kaysa doon. Amen.
So, lahat naman tayo missionaries, pero yung vocational the priesthood, yung pari will take the lead. Yes. Para dito sa mission na ito. Mm. Oo nga. Tapos nakita ko, Pads, parang may picture ka, parang kumakanta ka. May... kasi yung family namin mahilig kumanta. In fact, yung may pamangkin ako na ano, member ng Mad Scola Cantorib, yung si Vince. Si Vince Pedra. Yung junior ng Padrigal. Mahilig. Kasi yung parents ko, mahilig kumanta. Siyempre, may kahit konti man lang. yun. Nahiligan lang, pero hindi naman talaga actually magaling. Pero sumasali ako sa mga concerts. Oo nga, nakita ko yung picture mo na yun. Ano ba yun? Contest ba yun? Hindi. Concert. Fundraising. Wow. Kasi ang diocese lagi may fundraising. So, yun. Nagpa-participate ako para sa... Bagets na bagets ang dati nga. para maka-attract ng audience. Amen. Lumaki ang kita ng ano, fundraising. So, sa misa mo, may ganyan ka pa kumakanta ka? Oh, kumakanta ako. Dati, nahihirapan ako, pero at least napapractice. Kulang lang ako ng confidence noon. Pero ngayon, confident. Nakakanta na ako sa misa. At member ako sa ano, community na Nayokot Criminal Way, na dun sa celebration of the Eucharist, kailangan ko talagang kumanta. Wow. Yung influence mo, pagiging pare talaga sa family na rin, no? Oh, kasi ang family namin ay lang active sa church. Mm. Mula dun sa lola, sa mother, father, sa other relatives, na talagang... Kasi yung lola ko, yung body pa ang staff siya ng kanina ng parokya dito eh. Under Monsignor Abendano. Tapos yung mother ko, dala-dala niya. So doon sila tumira sa doon sa Simbahan, ruins pa lang yon. Tapos yung mother ko kasama sa choir, yes, fundraising para mapatayo yung simbahan. Mm. So yung bata pa lang kami, oriented na kami sa simbahan. Simbahan. Although wala pa akong kaisipan na magpare, pero doon ang ano namin. Narinig namin lahat ng misa. Katabi lang namin simbahan. Sa katedral? Oo. Nasa Lopez High na kami. Oh. Katabi ng Karigma. Wow. Kaya, ano yun, narinig mo lahat ng misa. Alam mo na yung homily. Oo nga, tsaka nakakatuwa. Yung mga pamangkin mo, yun, si Jolo, si Pinsay. Hanggang sa ano, apo. Apo ng parents ko. Sa serve sa simbahan. Galing. Masaya nga ako, nakikita sila na ngayon. Dati nakikita mo lang maliliit pa. Tapos ngayon, nagsaserve na. Oo. Sinasabihan nyo ba? Pinipilit nyo ba sila? Or hindi, nalaman ko na lang sa... Una, si Joel, nalaman ko lang na nag-apply sa ano sa Knights of the Altar. Tapos sunod-sunod na sila. Ako hindi ko sila pinipilit. Hindi ako nagbigay ng suggestion na mag-serve sa limba. Kasi lagi naman ako wala eh. Pumunta na ako Monday. Monday tapos nakakita ko, naglalaro sila. Bata pa sila, laro lang ng laro. So wala pa sa isip ko nung may mag-serve sa simbahan. Pero nakikita ko, yung parents, inu-orient na ron. Kasi siyempre, mga kapatid ko, inu-orient na ng parents. Malaking factor yung ano yung family, yung kasi yung parents. Nakikita nila na nagseserve yung parents. So, siyempre, pag nakita yung parents mo, may dream mo influence. Na. Ayun. So, ang galing, Pads. So, maraming salamat for sharing yung naging background mo nun. So, how did you become an exorcist? So, what motivate you to take on this role? Kasi siyempre, common yan. Pag exorcist, maraming pare ayaw yan eh. Di ba? So, bakit mo pinasok ang pagiging exorcist priest? Oh, katulad din ng mga pare, ayaw ko rin. kasi wala akong masyadong ano. Nakapanood ko lang sa pelikula. Yes. At saka graduate ako ng psychology, tapos may MA ako ng family ministry and counseling. So, ang titinan ko lang po as psychological. In fact, kung may dinadala sa akin, hindi exorcism ang approach ko. Ano eh? Itinan ko, ay, may ano to. Psychological problem. Yun ang approach ko. So, dahil hindi naman maluta sa true psychology, pupunta ng albularyo,
So, nagigilty ako. Teka. Kasi nung magbigay ng seminar sa amin si Father Jose Sequia. Yes. Na-orient ako. Eh, oo nga. Ito pala. At kailangan ito yung ministry na ito. Pero wala pa naman ako ng interest. Gusto ko lang matuto. Kapag may magtatanong sa akin, tama yung sasagot ko. So, nagbasa ako ng book niya, yung Exorcism. Tapos, mayroon pang other volumes, Exorcist, etc., etc. Tapos, nung nalaman ko na may pupunta sa Rome para mag-seminar. So, sabi ko, sama ako. Gusto ko matuto. Pero wala talagang intention. Gusto ko lang matuto talaga. Kasi nagtatanong sa akin lang yung mga parishioners, Father, gano'n. Wala akong masabot talaga. Zero. Pero, ayun, nung maka-attend ako ng seminar, retired si Bishop Gabby, napagta ni Bishop Francis. Pinatawag ni Bishop Francis yung mga exorcist at saka yung ako dahil nag-seminar ako. Wala akong idea na i-delegate ako. Sinabi na ko, Father Jeff, "Oy, attend ka ng meeting with the bishop." Siyempre, ano ko, nag-seminar ako eh. Yung pala, delegated na ako. kasi merong lima sila. Tapos, nabawasan ng dalawa, tatlo lang sila. So, kailangan doon ang kapalit. Supposed to be dalawa yung kapalit. Isa lang ako. Sige. Kasi, tatlo lang sila. Makatulong ako. Kasi, gumagawa na ako ng minor exorcism except solemn exorcism. Yes. So, pumayag na ako. And then, nagustuhan ko na. So, ano yung naging unang baptism mo, fire mo, Pads? Parang experience? Yung first. Takot talaga ako. hindi ako ready kasi. Tinawagan ako nung isang kabash ko ng pare. Grabe kung magano siya, magtumawag. Talagang kinukulit ako. Ngayon na ba yun? Hindi ako prepared. Tapos, talagang kulit ng kulit, tawag. Hindi punta ako. Pagdating doon, sa takot ko, nalimutan ko lahat ang gagawin ko. Nakapag-seminar ka na yan sa Roma? Oo. Hindi ko alam, ano bang gagawin ko? Tapos nakita ko, nag-react na. Natatakot na ako. Tapos, naalam ng demonyo na natatakot ako. Yung pinagtatawanan ako. Tapos gumamit ako ng Latin Rite. Pinahiya ako. Kinorek ako, mali daw yung pronunciation ko. Kaya naman ako dito. Hindi ko alam kung paano tapusin. Hanggang sa... Tawagan ko yung mga kasama ko na experience na. Walang sumasagot. Grabe yun. Yun ang baptism of fire ko na talagang hindi ko malilimutan yung takot ko. Tapos hanggang sa sumagot si Father Rock, binigyan ko instructions so paano tatapusin. Pero pagkatapos na, parang ganito bang gagawin ko palagi? Pero nung sumunod, tinulungan na nila ako. Yung mga kasama na ako. Nasipa nga ako eh. Ako kasi yung nagbabasa. Hindi ako aware. Nakawala pala. Pagkawala, nasipa. Tumilapon ako. Wow! Hindi man ako sinabihan na nakakawala. Nakatingin ako dun sa binabasa ko. Yun. Grabe. So, kamusta naman pa yung unang experience mo na umalis naman? Hindi siya once lang. May series eh. Kaya, yung sa mga sumunod, may mga kasama na ako. Nakaaniyata, 3 sessions. Wow. Pero merong 2 sessions. Babae. Tapos yung hindi ko siya kilala. Tapos yung dumating ako doon, hindi ako kilala. Sinabi ba ang demonyo, ikaw ang nagbinyag sa kanya? Ako ba nagbinyag? Hindi, yung mother, hindi. Nagulat siya. Tinignan kong ganun. Kikilala ko na hindi niyo matandaan kung ako ang nagbinyag. Tapos, umuwi sila, nag-check sa parokya. Chinek, ako nga. Tapos, binanggit po, full name ko ha. Yung bata yung sanggol pa lang yon. Wow. Kaya lang ako nagbinyag doon kasi na-invite lang ako. Walang pari sa available sa tanay. Pero naka-sign ako sa pilinya. So, yung office, naghanap ng kapalit. Yes. So doon, hindi ko kilala yung family pagkatapos wala na.
So, hindi naman nila kagad kinuha yung ano, yung... Mm. Eh, siyempre, yung mother, nakagano sa akin. Higa ako. Totoo ba to? Wow. So, ang galing, no, Pads? Kaya nga, so, verify talaga na possess siya kasi alam niya yung bagay na hindi posibleng malaman. Nung dumating ako, hindi man lang binanggit yung pangalan ko. Yes. Kung nabanggit pa, nickname ang tatawag sa akin nung kabatch ko. Pero yung full name, hindi. Wow. Ayun. Pero okay na siya ngayon. Teacher. Paano mo na, yung approach mo nun, di ba, psychologist ka tapos ipapasok mo sa preternatural? Paano mo siya na... Nakakatulong kasi nalalaman ko kung may... Meron na akong initial knowledge kung siya ay hindi naman talaga possessed. Mm. Kasi pwedeng hallucination, delusion, kasi ng symptoms ng schizophrenia. Yes. Pwede rin DID, dissociative identity disorder, dual or multiple personalities. Meron kagad akong idea. Pero nire-refer ko rin pa rin sa psychiatrist or psychologist para matalagang malaman kung talagang ano siya. Ito, psychological lang or talagang may demonic attack. Pero ang tinitinan ko, pwede kasi magkahalo yan. Pwedeng sabay. Pwedeng doon nagtatago yung demonyo. Wow. So, ang kailangan malaman kung may mga past openings. Yes. Ang openings yung sins. Uh-oh. Or childhood trauma. Kasi sa childhood trauma, may unforgiveness. Kasi sama ng loob yan, matagal since childhood. Yes. Tapos mga occult practices, beliefs and practices. So kung meron mga ganon, may possibility na may demonic attack. Pero kung wala nun, simply ganun lang, may possibility na ano lang to. Mental disorder. So hindi ko sasabihin ano siya. May demonic attack kasi ipagpipilitan niya sa akin na may demonic attack siya, hindi siya magpapagamot. Pag hindi siya pinagpagamot, ano siya? Hindi siya gagaling. Bali yung naging formal training mo yung sa room. Tapos yung mga experience mo with other exercises. Meron din meron kaming annual seminar sa UST. Ano yun, August. Nawala lang nung pandemic. Pero meron uli. Pero hindi na sa UST, sa Cebu this August. So meron naman kaming seminar. So ongoing namin training. Plus kailangan namin magbasa ng books. Plus yung mga experiences namin, yun yung nakakatulong sa amin for our training. How is exorcism viewed in the Philippine Catholic community? Tanggap pa siya dito? Marami kasi na hindi pa talaga aware dito. Kung yung mga pare, maraming pare hindi siya aware. Mas lalo yung mga lay people. Kasi pag nalaman exorcist ako, ang reaction, ito ba yun? hanggang meron. May ganyan pa rin ba? Nakarating na tayo sa buwan. Meron pa rin ganyan. Modern na tayo. Modern na tayo. Meron pa bang ganyan? So, hindi sila... Marami, ha? Maraming di aware. No? Kasi matagal na hindi tinuro to ng simbahan. Matagal na walang exorcist. Yes. Nung magkaroon, nag-isa. Si Father Joses. Maraming hindi aware. At kapag yung pag may nakita silang kakaiba, ang gagawin na, dadalhin sa albularyo. Ayun nga. Hindi sa pare. Kaya yung mga pumunta sa akin, gali na ng albularyo. Lumala. So kaya napupunta na dito sa mga exorcist. Uh-huh. Kulang na kulang sa awareness. So ang ginagawa namin, nagbibigay kami seminar sa mga parishioners. Dito nagbibigay kami. Nagbigay din. Although hindi naman madalas, una, invite ko si Father Jeff, tapos ako rin nagbigay. Tapos through the homilies, no? Yung kung ano yung exorcism, ano yung openings, etc. Medyo inat lang ako kasi siyempre bago ito. At saka nung nalaman kong pinulong si Father Winston medyo kinabahan ako. Kailangan ko mag-ingat. Lalo ito. Ibang case naman kasi yun, parang...
Yeah, oh. Pero connected sa ano yon sa exorcism demonic attack, no? Kaya nung ano nung malaman ko yun, eh syempre may schedule ko interview sa'yo. Medyo kabado ako. Hindi naman natin pag-usapan yan. Tapos nag-consult ako Bishop Milo kanina nandyan. Kasi kasama sa ano, pinagbitinan ni Len. Nangyari kay... In case na may tanong na related sa ganito, ganito ang sasagot mo. Kasi problema ngayon ng simbahan. Yeah. Kasi gusto namin ituwid yung paniniwala ng mga tao. Gusto namin mag-catechize. Kaya lang, dahil hindi nila alam, ano, pwede rin kaming ano, persecute, pwede kaming makulong, magdemanda, at malaking problema ng simbahan. So, pag nakulong yung mga guides, sino who will guide the people? If they will imprison the guides, the pastors, who will pastor them if we are all imprisoned? Diba? Tama, Pads. Actually, nasabay-bayan ko din yan eh. Nag-observe na ako dyan. Yun nga, nakakalungkot yung nangyari na dapat pwede na pag-usapan. Oh, hindi naman na kailangan. Ang bilis eh. Oh. Napakabilis. Diyo, pwede dumaan mo na, di ba sa fiscal, pag-usapan ito. Pero ano eh, ang bilis eh. Hindi ganun sa simbahan dapat eh. Di ba? Yes. Dinadala mo na kagad sa ano? Korte. Sa korte. Mayroong related gospel tungkol dyan eh. Na tungkol dun sa mga Kristiyano kayo. Tapos, pupunta kayo sa mga pagano para isolve yung problem yun. Di ba marirosolve ng community niya yan? Tama. At saka yung, kung meron kang ano, nagkamali sa'yo, usapin mo ng sarili na, kung hindi, magsama ka ng dalawa, tatlo, or sumbong mo sa simbahan, then et cetera. Hindi, mabilis eh. At sa pagano mo pa din, sabihin, sinilok yung pagano kasi, nung time na sa gospel, yun ang ano, sa pagano. Ibig sabihin, bakit mo din nakagad sa civil law, sa seat, sa legal, kung pwede pag-usapan sa simbahan. Nakakalungkot. Ibig ko dito pray na maayos at unity yung magkaroon ng unity sa simbahan. May papaliwanag naman yun ng mas malawak pa eh. Yes. Can you walk us through the typical process of an exorcism? So, paano yung nagiging process? May kailangan sistema. Hindi yung pag may dumating, exercise ka na. Hindi ganoon. Kahit na nagwawala siya, pwede yung bigyan mo lang ng first aid, mga sacramentals, and so on, prayers, pero hindi pa actual exorcism. Importante yung interview. Napakalaga kasi. Ang purpose ng exorcism is to bring the person back to God. Amen. Hindi ba sa palalayasin mo, okay na. Tama. At saka hindi lalayas yan kung teritory niya itong taong ito. Ibig sabihin, nakakapasok ang demonyo sa pamagitan ng ating mga kasalanan. Yun yung openings. At ang Diyos may permit sa demonyo. Bakit nagbibigyan na permit ang Diyos sa demonyo? Yes. To purify the person, to bring him back to God, to make him holy. Conversion. So, kailangan mo na makita yung openings na kung saan makikita niya yung mga kasalanan niya. Tapos, magkukumpisal siya. And then, may mga advice mo to attend Mass every day, Sundays and holidays of congregation, to pray the rosary every day, Angelus, other devotions like Divine Mercy and so on. Kasi hihina na yung demonyo doon. Meron ka ng, ano, kumbaga sa pagpumunta ka sa doktor, di ka agad gagamutin. Yes. I-diagnose ka muna. Tama. So sa exorcism, may diagnosis. And then meron a certain time, i-schedule ka na, pababalikin ka, na-fulfill mo na yung assignments. At ang goal ng assignments mo is holiness. Like, and then pagdating doon, mayroong preparation prayer. Kasi, ano yun, pwede mag-retaliate. Sa akin,
dun sa possessed or may demonic attack dun sa mga relatives, and so may ano, retaliation yan. So, kailangan ng ano, ng renunciation. At pati yung pare naghahanda, kailangan niya mag-umpisa. Kailangan din niya na mag yung spiritual preparation. Yes. And then during the rite, meron talaga rin ano, preparation prayer. Medyo mahaba-haba yun. Tapos, mayroong renunciation prayers, yung ano, yung may demonic attack. Not necessarily ano kagad, possession eh. Pwedeng minor exorcism lang kapag... Pwede na. Hindi, yung sabihin, kung hindi siya possessed, minor exorcism lang. Merong iba't iba kasing attacks eh. Okay. Merong oppression na yung lagi kami aksidente, na hindi maintindihan. Hindi maintindihan, nalugi yung negosyo mo, pero napagalin mo. Bumagsak ka sa board exams, pero sumakundaw di ka. Yung hindi mo maintindihan, yes. Pressure. Merong obsession, merong mga experiences na kakaiba, bad dreams, nightmares, lascivious dreams, bangungot, tapos may mga nakikita ka na ano, merong mga weird experiences, may mga nagsasalita na sa'yo, etc. Obsession. Tapos hindi mo pigilan yung kasalanan. Sobra, parang ano ka na, slave ka na, gano'n. And then, infestation sa bahay yun, sa lugar. Okay? Bukas yung third eye mo, etc. So, pwedeng minor exorcism or deliverance prayers or solemn exorcism. Okay? Pero doon sa minor and solemn exorcism, laging merong ganun procedure. No? Preparation prayer, renunciation, tapos meron din yung yat ano kami yung kapag ano may possibility na siya na curse, yung prayer to break curses and spells. Kung ano siya na consecrate sa ano, satanic ritual and so on, or ginawa siyang offering, so prayer to break seals and consecrations. Kung meron siyang na-encounter ng mga witch or mga nasa occult practices, o meron nakakita sa mga invisible friend, ganon, etc. Merong prayer to break unholy ties, kasi nagkaroon ng ties and linkages sa mga ganong tao, event, element, yung mga demons na nagpapanggap na bawa, friend. Yes. Bali, anin, kailan ba babasahin mo nila yan? Oo. Pero ito, yung prayer to break seals, yung paano yan, yung pare. And then, after that, kung minor exorcism, magpuprisa sa minor exorcism. Pero kung solemn, meron muna ng ano, mga litany of saints. Tapos, merong principio, yung tatanungin yung pangalan ng ano, ng demonyo. Tapos may mga gospel readings, and then exorcism rites na. Tapos marami yun. Exorcism 1, 2, 3, etc. Tapos pag ano, bumabalik pa rin doon sa prinsipyo, pag hindi sinasabi yung pangalan. Yes. So mahaba yun. Pag alam ng ano, dinister ng exorcist kung kumbaga mahaba na, titigil mo na, and then call for an accession. Yung pag may end mo na, merong infilling prayers at saka cleansing prayer, kasi gaganti yung demon. Okay? So next session. Pero lagi kami advice kung may next session, kung ano gagawin. Kasi halimbawa, merong unforgiveness. Yun ang kanyang focus. No? Mayroong supposed to be other persons tutulong sa kanya, magdadasal sa kanya para makapagpatawad siya. Kasi ang pagkapatawad is grace from God. Hindi mo kayang gawin ito. Yeah. Kung may issue siya na trauma, so yung mga prayers for that, and then kung kailangan ng psychologist, i-refer mo siyang gano'n. So mayroong journey. Mayroon akong experience na
Nakatatlong beses ako sa kanya na sessions. Ayaw nang bumalik kasi natatakot siya. Pero may community na nakatulong sa kanya, yung Neo Catechumenal Way. Natulungan siya, tapos nakapagpatawad na siya. Tapos ngayon, okay na okay na siya. Dati, kapag ano, magdadasal sila, bumabagsak. Nagtatrans. Oh. Pag-uumpisal, magtatrans ay babagsak. Talaga? Sa Eucharist, sa Misa. Bumabagsak? Oo. Nakakagulo. Pero nasanay na sila. Tapos unaan doon, naabang ako, babagsak naman. Nakangiti siya. Okay na o siya. Tapos, ayun na, laging nag-attend na siya ng Eucharist, pero okay na siya. Wow! Kasi mayroon total forgiveness. So, ano pala yun, no? Pag may galit, talagang matinding opening. Oo. Sino yung common na encounter mo na demon na nagkakos? Iba't iba eh. Kasi, minsan, hindi talaga nasasabi yung pangalan eh. Kahit paulit-ulit ako. Pero mayroon mga bawat demon para dyan. No? Mayroon sa lust, si Asmodeus. Ano. Tapos may iba't ibang ano. Pero minsan, hindi ko makapaniwala yung pangalan demonyo, pero strange na pangalan eh. Kaya ano pa rin, tanong ko rin pa ng tanong kung kadang sino. Ano? Maraming beses, ayaw mag... Niloloko para bibigay pangalan ng tao. Ano nga naman demonyo yun? Pangalan ng tao yun eh. Ano mong si Francisco, demonyo. Niloloko ko nito ah. Kasi kapag nalaman yung pangalan niya, yun ang pagbagsak niya. Tama. Kasi tinatanong yung pangalan niya, paano ka nakapasok, halimbawa ito'y curse, or merong ano, agimat, or what, no? Yun. At tatanong lahat yung kailang kaalis. Kasi pag nalaman yun, tapos na siya eh. Yes. Kaya itatago niya, itatago. Yun ang lagi pinapangalagaan niya. Malaman yung pangalan niya. Pero dun sa encounter mo, Pads, ano yung tingin mo pinaka-powerful na ginagawa mo? Talaga nagre-react yung demonya? Depende yun eh, sa mga situation cases. Kailangan kasi meron kang kasama. Oo nga pala, ilan yung team mo pag ginagawa mo? Ang problema, dahil kukunti kami, puro solo-solo kami. Hindi na kaya din, tatlo kami. Uh-oh. Ang ganda ba? Tatlo, dalawa kami. Kasi halimbawa, ako yung magbabasa. Yung merong dalawa na merong isa nagbibigay ng sacramentals. Uh-oh. Yung isa nag-o-observe. Halimbawa, si Father Jeff nag-o-observe. Si Father Rock ang nagbibigay ng sacramentals. Ako yung nababasa. Tapos meron akong doon sa right, meron akong nabanggit na nakita nag-react. Uh-oh. Ano, pati di na sasabihin. Dito mo yan, dito mo. Tapos hanggang sa pag pinaulit-ulit yun, doon nag-react. So, yung sa right na ito, yung sa prayer na ito, doon siya nag-react. Hanggang sa ano siya, matalo na siya. May nag-observe. So, doon malalaman. Tapos kung anong, kasi may exorcism 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malalaman kung anong exorcism number, kung ano yung nakakatalo sa kanya. Tapos mayroong mga eastern right. Ginagamit din namin sa Eastern Church. Kasi mayroong bawa kung siya ay na-curse, ito yung exorcism na gagawin mo. Kung ito ay, bawa ay sa lust, yes, ito yung gagamitin mo. Basta may particular. No? Kasi ano yun, mayroon na kaming hint sa interview kung ano problem niya. Pero susubukan namin at gagamitin namin lahat siya. Tapos pag nakita, ito nga kasi mayroon siya nagtong issue. Mayroon siya nakagalit, baka na-curse, etc. Ganun. Kaya importante yung team, kaya lang ngayon hindi pa na yung magawa. Pero ikaw personally, pag ikaw lang mag-isa, may mga kasama kang lay na... Lay persons ka lang selected kasi baka yung kasama mo ay may occult practice din. Kaya interviewin ko rin kahit ka mag-anga. Yan ko, may agreement ka ba? May ano dala mo? Ano mga paniniwala mo? Kasi minsan nakita ko may dalang agreement. So, pinalalabas ko. May lucky charms ka ba? Check ko yung mga gamit niya, anong dala, anong paniwala mo sa agreement, etc. So, ano rin, kahit ka mag-anak, hindi lahat kailangan kasama.
Mayroon akong kasama na, kasama, parang ka-team ko na, pero sa Sacristan Mayor ko. Sanay na siya. Or parishioner na kilala ko na, ano, yes. Bisan may, kailangan doktor. Ah. Baka, ano mangyari sa kanya. So, sasabihan ko, mag-check, magpa-check up ka. Anong, baka may sakit ka, may hypertension ka ba? So, pa-check up ka. Kung kailangan may kasama kang doktor, during the right. Oo. Talagang yun ba? Ayaw eh. Kasi, ano, dahil dun sa, ano, pagka-strenuous ito eh, pwedeng, ano, mag-tumas yung blood pressure, yes. Pwedeng ano may mangyari, kung poor ang health. At yung paulit-ulit na sessions, makakapagod ito. May namamatay eh. Sa mga nung mga nakakaraan. Kasi grabe kung paulit-ulit na ano na sessions. Oh. Ang dami. Oh. Baka hindi na-check up sila. Kasi hindi ito tungkol sa dami ng sessions eh. Kailangan sa pag-journey mo sa kanya, nare-resolve yung issues niya. Nakakaroon siya ng conversion. Mas importante. Tama. Hindi sa dami ng exorcism sessions. Kaya na may nagbabago. Oo. Kasi ang dami mong session. Tapos hindi siya nakakapagpatawad. So ganun pa rin ano, may occult practices pa rin siya. May agreement pa rin siya. May pampaswerte pa siya. May horoscope siya. May mga zodiac signs. Or may ano siya, encounter sa witch. Yes. So kahit araw-araw ka mag exercise, ganun pa rin. O kaya, hindi sila kasal nung asawa niya. Live in. So, kasalanan niya. Exercise ka na exercise. Territory niya ito. Dahil nagsasama ito. Tama. O kaya, hindi niya sinasabi. Nagpa-abort siya. Kasi meron akong ganyang case. Ang tagal bago nalaman yung kasalanan niya. Na hindi niya mas... Meron siyang kasalanan na libutan. Kasi gano'n. Parang nag-i-investigate na ako sa kanya. Ang mga kasalanan. Hanggang sa tumagal, dumating, Father, naalala ko na yung nalimutan kong kasalanan. Ito. Father, may kumpisal ko na. Okay. Sabi si, ano, nag-session ko. Liberate na siya. Ibig sa dami noon, more than a year. Pero hindi naman linggo-linggo na dyan, ano? May interval. Grabe. Oo. So ibig sabihin, kapag nagkaroon na conversion, may liberation na. At saka mas effective ang sacrament of reconciliation kaysa sa exorcism. Yes. Dahil ang sacrament of reconciliation is a sacrament. Sacrament. Ang exorcism, sacrament. Sacramental. Tama. Oo. Importante rin ang Eucharist. So, kung nagsisimba siya. Pati yung piyesta ng Panginoon, ha? Hindi lang yung every Sunday. Kasi may in-exercise ako, actually bata. Pero mayroon tinatag na familiar spirit. Kasi mayroon occult practice yung mga ninuno. Yes. Ngayon, yung bata ang inatake. Ngayon, na-liberate yung bata. So, sabi ko sa parents, ang protection mo, yung spiritual life mo, sacramental life. Ngayon, nag-message sa akin, Father, eto na naman, yung anak ko, gano'n. Friend ko sa Facebook. Pascal Triduum, Holy Week, Pascal Triduum. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Para sa kanila, long vacation. Nag-outing, kita-kita ko sa post nila. Gaming. Alam ko na ang dahilan, nakita ko sa post. Hindi kayo, Father, nagsimba kami nung Easter Sunday. Oo. Pero yung Holy Thursday, nasan kayo? Outing kami, Father. Ayan. Pascal Triduum, Thursday, Friday, Saturday evening. Yun ang Pascal Triduum. 3 days siya, pero isang celebration. Ganun po ba, Father? Oo. Anong gagawin namin, Father? Pupunta ba kayo dito? Hindi. Anong gagawin namin? Mangumpisal kayo. Mangumpisal sila. Nung mangumpisal, kumusta? Kumusta na? Father, okay na po. Hanggang ngayon, okay na. Lumalaki na yung bata. So, wala nang ritual.
Pero dahil nag-umpisal, okay na. Na-liberate. Hmm. Tapos minsan may punta rito. Ang alamok yung kasalanan, mabigat. O sige, mag-umpisal ka. Hmm. Pag, ano man, hindi nagbalik. Ba? Mischedule ko, hindi nagbumalik. Tapos nag-misa ako sa chapel. Pagkatapos sa misa, nilipit ako. Hindi ka na nagbalik ka, naantay kita. Ay, sorry Father. Kasi okay na ako eh. Ah, talaga? Oo. Eh, di natuwa naman ako. Instead na pagalitan ko siya na hindi siya dumating, natuwa ako kasi okay na siya. Tama. After na mag-umpisal siya. Hmm. Kasi sabi ko, ano yan? Perfect act of contrition, good confession, ha? Talagang pagsisisihan mo yung ginawa mo, nung titikang din mo, huling gagawin yung kasalanan yan. Hmm. Opo, Father. Kasi talaga nahihirapan ako na gagawin ko po, Father. Ayun, walang kahit isang exorcism session. Wow. Na-liberate. Grabe. Ibig sabihin, pag nako-convert, okay ka na. Hmm. So, talagang effective, no? Pag, oo. Pag nagko-confess na, so mas magiging madali yung trabaho mo. Oo. Minsan man, hindi naman kagad umalis yung demonyo. Pero pag nang-umpisal, humihina na siya. Hmm. At saka nagagawa niyo yung mga regular prayers. Hmm. Ganun din yung nangyari kay Sis Janet, yung nakwento ko sa'yo. Mm-hmm. Nag-confess siya, parang after daw ng confession, parang may lumabas sa kanyang ano, yes, mabigat na yan. Parang gumaang yung feeling niya. Very good. Tapos nung pagbalik niya sa'yo, parang pina-recite mo lang daw prayer, okay na siya. So, yan isang example pa. Mm-hmm. Kasi kaya pinapayagan ng ano ng Diyosyan, baka nabibigay ng permit ang Diyos sa demonyo. Mm-hmm. Ah, para balik ka sa Diyos. Amen. No? Kaya yung demonyo nagagamit. Para magbagong buhay. Pero ano yung pinaka worst na na-encounter mo, Pads? Hindi mo makalimutan. Yung una. Yung kasi hindi pa ako ano eh. Takot pa ako nun. Pero yung mga may levitation. Ay, wala naman. Wala naman. Pero may nakikita ko parang muntik na. Pero ano eh, yung nag-ano ako eh, yung paulit-ulit ako nag-ano eh, talagang lalo kong sisigasigan yung ano, yung exorcism prayer. At saka may mga nakahawak. May parang aangat pero nakapigil yung... Tapos gamitan ko ng mga sacramentals. Ng holy water. Kapag napapansin kong ganun, agara na agad. Yung exorcism prayer tapos talaga marami. Tagyan mo natin mga kahit pabasa na siya mabasa. Damihan mo yung langis, yung asid. Dito yun eh. Dito ginagawa. Dito ginagawa. Kaya nagkalat siya ng asin, nababasa ng tubig. Tapos yung kamay ko, puro langis na. Tapos minsan madulas na eh. talaga messy na ito. Tapos hindi wala na siya sa upuan. Nakawala niya. Parang ang bulo na nito. Parang nagre-wrestling dito eh. Napipigilan siya dahil siyempre naagaran eh. Wala pa naman yung levitation. Muntik. Pero naagaran. Sumusuka. Pero wala nang sumusuka ng pako. Ipis. Wala naman. So far, wala akong nights. Pero sa ganun, sa mga kasama ko, wala. Siguro pag grabe na. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng ganun encounter. Pero kamusta ang case ba ng mga demonic possession ngayon dito sa diocese? Marami. Kasi marami dito sa Rizal. Nandito yung mga albularyo. Tapos may mga kulto. Talaga? Siyempre, dyan sa, hindi ko ba mabanggitin, baka ako mapakulong. Basta may mga kulto. Baka pag napangalanan ko, lagot ako, mahirap na. So may mga kulto, lari, etc. May mga, kasi siyempre, tayo ay ano eh, mayroong halo tayo ng pagan beliefs. Kaya, eh siyempre, probinsya itong atin eh. Marami. sa bandang, sa iba't ibang town sa Rizal, hindi nawawala ng albularyo. Marami pala dito. Tatawas. Oo.
may kulto, may ano. So, excuse me. Kaya dumadami yung mga cases. Plus, ngayon may access na tayo sa through the internet. Na-access natin yung mga occult practice. Kunwari ako, gusto ko maging successful. Tapos may, ba, na-access mo to sa internet. Paano ba? Yes. Tapos merong ano, occult practice na pag ginawa mo to, yayaman ka, maging successful ka, check na. Tapos yung pagiging member ka ng ganito, mapopromote ka. Mason. Yes. No? Sa pagiging Mason, akala mo ano lang to, civic brotherhood. Pero hindi mo alam yung ano. Actually, nakapag minor exorcism lang naman sa isang member ng Masonic Lodge. Tapos, tinanong ko kung anong stage na niya. So, mayroong ritual doon para sa ganung stage. Abo, papunta pa lang kami doon sa bahay niya, may mga retaliations na. Mayroong i-assign siya sa malayong lugar. Doon sa kanyang trabaho. Wow! Ganon. Tapos yung habang pupunta kami, nagtatalo sila nung boss niya. Ito, bilis naman na retaliation. yun. Pero okay na siya. Pero tinanggap na lang niya yung situation at ano, i-assign siya sa ngayong lugar. Hindi naman siya pwede makapagtalo. So sabi ko, maintain your prayer life. Tapos yung mga kanyang mga paraphernalia, ni-renounce niya at dinispose. Tapos ngayon, okay na siya. Tapos, usually, pads, mga ilan sa isang buwan, mga ilan yun? Depende. Minsan mayroong buwan na sunod-sunod. May dumating sa akin, ano, halos araw-araw. Hindi naman lahat solemn. Kasi ano yun, sa isang retreat, andun ako dun sa retreat, isa ako sa nagpa-facilitate. May nagsabi sa akin, Father, yung room ko sa retreat house, room namin sa retreat house, minaramdaman na kami, yung anak ko, kasi sinama yung anak. Sige, okay. Nanghingi ako ng mga i-bless na para maging sacramentals, oil, salt, water. Tapos punta kami dun sa room. Nung ni-exercise ko yung ano yung mga materials, biglang isa bumagsak na ito, nakatayo siya ganoon, sumigaw loud ng diretso. Gulat ako kasi nasa likod ko siya, nagdadasal ko, pero tinuloy ko pa rin dasal, nakakagulo na sila. Tingnan ko, umupo ba yung ulo? Hindi po. Tayo muna dyan. Di tinapos ko muna yung mga prayers. Tapos nagkagulbul sa buong retreat house. Tapos habang ano nag may dinadasal ako dito, mayroon doon naman sa kabila, Father, si ano rin. Grabe. Andali. Lipat ako doon. Father, si ganyan. Ang dami pala. Kaya sabi ko, hindi ko magagawa to ng buong ano. May misa pa ako bukas, Saturday kasi yun eh. Yung pwede mo po yan. Eh doon pa naman nagmamadali ako kasi ano, yung mga sharing nyo, maikli lang. Pag mahaba, nag-i-interview na ako, haba, ano lang, yes or no lang yan, ha? Ano mo, sandali lang yan. Kasi na, may misa pa ako bukas. Apupuyat ako. Kaya, nung, di siyempre, maaga, kasi, kinontrol ko yung sharing nila, ano? Tapos, nung pauwi na ako, yun na sinabihan ako, Father, may inaaramdaman ako sa kwap. Doon nangyari. Ganun din pala, alas 12 pala nanda ng ano, ating gabi ako uuwi. Magbibisa pa ako bukas umaga. Tapos doon, isa-isa ko sila in schedule. Kaya halos araw-araw. Grabe. Isang retreat house dito? Sa St. Michael. St. Michael. Nagulo ang St. Michael. Grabe. Anong case nila? Bakit? Iba't iba. Susunod. Kasi meron silang kanya-kanyang istorya. Nagkataon na may isang ano, nagka-ano-ano na.
Tingin mo nag-react dahil sa prayer mo? Oh, doon sa oh, sa prayer. Oh. Kasi yung bago i-bless, ine-exercise. Oo. Oh. At syempre pag ine-exercise mo, may peko sa kanya. Nangyayari sa kanya. Na ine-exercise ko lang yung ano, bawa, St. Benedict's Menai. May nag-react na. Kaya, saan ba may pupunta sa akin? Father, papabless ko itong ano, St. Benedict's Medal. Okay. Ni-exercise ko yung St. Benedict's Medal. Bigla. Awa. Ano yung nagagawa? Ayun. I-intervene siya. I-schedule. Doon pa lang sa pag-exercise ng ano. Grabe. Oo. Tapos pag ano, nag-consult ako sa other exorcists, kapag may mga iba't ibang cases. Hmm. Ano naman yung common misconception about exorcism? Siyempre, una, psychological lang yan. Hmm. Well, pwede psychological talaga. Hmm. Pero ang misconception ito galing din sa akin noon na everything is psychological problem. Yes. No? Wala talagang demonic attacks. Hmm. Akala nila pag may sinumpong exercise ka kagad. Tama. Hindi nila alam na hindi tayo sure kung ano talaga tama. Yan. Or kailangan malaman yung openings para magka-undergo ng process of conversion. Hmm. No? At saka yan ay magagawa ng albularyo. Kasi albularyo pinapupunta. Have you ever felt in danger during an exorcism? Yun lang, yung nasipa ako. Nasipa? At saka, muntik na ako talaga masunto kasi nakikita ko, nakaganyan na siya. Tapos yung umahawak, parang bibigay na. Hmm. Kaya ano, lumayo na ako. Kasi hindi ko naman nakikita, nagbabasa ako. Pero napagtingin kong ganyan, nakagano na siya. Layo agad ako. Bibigay na, hindi na makaya nung ano eh. Layo agad ako. Tapos nag-ano pa ako talaga nag-ano, sacramental. Ano yung bata, dalagita, payat. Pero lakas ah. Oo, lakas. Makakawala eh, malaki yung katawan nung, although babae din yung ano, yung, kasi pag babae, babae. Yes. Hindi pwede nila. Tama. O, malaki din, malakas naman, kaya lang, na-overpower siya nung ano, nung dalagita na payat. Hmm. Kaya, pag, buti na napansin ko. Kung hindi, baka nasa pa ako hanggang kalapit ko lang eh. Kasi yung stola, nakapatong sa kanya. Hmm. Aba, kung nandito siya, ito ako, yung stola ko, ilalagay kong ganyan, tapos nakaganon ako, tapos nababasa akong ganon. So magkalapit kami. Hmm. So pag nakawala siya, pwede ako masaktan. Hmm. Pero yun lang ang na-experience ko. Ilang yung mabuntik na ako masunta. Pero iba sa sinasabi, hindi mo lang alam, Father, buntik ka na. Ah, ganun ba? Kasi nga, nakatingin ako sa ano, doon sa right. Pero siguro, maraming instances na hindi naman sa buhay ko, kundi pwede ako masaktan. Hmm. Hindi ko lang alam. Eh, yung sa mga retaliation pads? Ayun. Kasi ang importante sa amin, prayer life. Hmm. Kailangan ka laging araw-araw ng dadasal. Hmm. May dadasal kami dito yung prayer, cleansing prayer, prayer protection sa umaga, prayer, cleansing prayer sa gabi. Hmm. Tapos yung ano, rosary, tapos yung dadasal na yung mga pare sa ano, sa breviary. Hmm. Tapos kahit yung sa Divine Mercy and so on. Importante yon kasi mayroong, misa naman, nagigising ako ng 3 a.m. Wow. Tapos naisip ko, teka, baka yung dasal ko ritualistic na. Mm. Nagagantihan ako. Mm. Yung mga ganun bagay. I-examine ko yung sarili ko. Pag nagagantihan ako, yung sabihin, yung protection ko sa akin na lelesen. Yes. Kahit nagkukulang ako sa prayer life, oh. Na-stress ako, minsan baka nagagalit ako. Oo. Na sa mga problema, gano'n. Tama. Hindi ako nakakapagkumpisa lagad. Hmm. So, gano'n. Hmm. Kaya, importante yung prayer life for exorcism.
Oo nga, may narinig din ako, Pads, na minsan ang retaliation sa family. No? Pwede. Pag sa priest. Kaya, doon sa protection prayer na nandito, yung kasama sa protection prayer, yung family. Me and my family. Sa immediate family members. Yes. How do you care for your mental health given the intense nature of your work? First and foremost, syempre, yung prayer. At saka, yung socialization, syempre, ano eh, alam, may mga friends ka. Friends sa mga pare. Tapos syempre, masaya yung family namin. Yes. Tapos may mga outing. Itong ano lang, kakisip nila. Oo, oh, nakita ko yun. Nakikita yung mga post. Yun, tsaka yun, living a joyful life. But first and foremost is your spirituality. Kasi kahit na lagi kang may outing, pero ilimutan mong dasal, ay wala rin. Speaking of outing, di ba nabanggit mo nga kanina, Pads, yung sa Paschal Triduum, di ba? Sa pag-Holy Week. Parang common nakikita ko madalas, ang daming nalulunod. Di ba minsan nag-outing? Ah, yung sa ano? Nag-outing-outing kapag siya. Paschal Triduum? Oo. Oo nga, eh, meron, di ba, may nagpakamatay nga noon, artista. Oo. Oh, may possible, hindi ko alam, and of course, I don't want to judge. Oo. No, pero talagang, ang masasabi ko na exactly ay, malaking kasalanan na hindi ka umattend ng Paschal Triduum. Pero hindi, marami hindi nakakaalam talaga nito. Sobrang dami. Hindi mo na kayang bilangin. Kahit ito ay mga Catholics. Yes. Kaya ang inisip ka agad nila ay long vacation. Hindi na alam kung ano ang implication, kung ang gaano kalaki yung kasalanan. In fact, yung nga, yung kinuwento ko sa'yo, na bumalik yung ano yung possession, yes, dahil hindi umattend ng Paschal Triduum. So ganito kahalaga to sa buhay natin. Yung sacraments, yung liturgy, yung prayer life natin, sobrang napaka-importante sa buhay natin. Ito yung bagay na kinakalimutan natin. And then nagkakaroon tayo ng justifications, busy sa trabaho, etc., etc. Yun ang napaka ano pa, sobrang kailangan pa natin ma-evangelize, makatekize. Yes. Actually, na first time ko narinig yung ganyan, may nag-react dahil yung patient, yung anak niya dahil sa umattend ng sa Paschal Triduum. Yes. So, ano pala yun, no? Nagiging opening. At hindi na alam, marami hindi nakakalap ano yung Paschal Triduum. Oo. Kasi pupunta lang sila ba, Good Friday. Tama. Minsan hindi pa okay, ka-attend position lang. Oo. Makikipag-position lang. Pero hindi talaga umattend ng, ano, ng veneration of the cross. Minsan atin sila Thursday lang. Tapos minsan Friday lang. Minsan hanggang Sunday na lang. Pero sasabihin nila, nag-ano kami eh, nag-bisita iglesia. Mapakabuti ng bisita iglesia. Pero additional lang yan. Importante yung Paschal Triduum. Di nangiling kami, napunta kami sa beach, pero sa Boracay, may mga simbahan. May mga simbahan doon. Pero intention mo iba. Intention mo iba. Parang ano lang, side trip mo na lang yung simbahan. Tama. Just for the sake na may mangilin ka. Tsaka, kinumpleto mo ba yung Paschal Triduum doon sa simbahan yun? O baka isang beses ka lang? O dumaang ka lang? Basta nangilin kami. Pero, saan ka nakatingin? Tama. Doon o doon sa beach. Kasi pagpunta ka sa beach, sa Boracay, ang intention mo, happy. Yun. Mag-enjoy ka. Hindi yung mag-celebrate. Ang celebration of the Paschal Triduum is in your own parish church. Hindi ka pupunta na mamamasyal. Ganun talaga. Kahit pa ulit-ulitin ko sa misa. Ganun pa rin. Tama. Ay. Kaya kami nakita ko po sa Facebook pag Holy Week, party-party. Pag lumilindol, nagdadasal. Yan! Di ba? Which is, ano, di ba? Kaya, ay, nako. Mahirap talaga. Salamat pa sa shinare mo na yan. Ha? And how does the Catholic Church in the Philippines support
its exorcist? Actually na yun, dati kasi isa lang exorcist, no? Pero marami na ngayon dioceses na may mga exorcist. Isa lang yung alam ko na wala. Kasi pumunta ako dun sa diocese na yun. Nag-ano lang kami, mayroong activity yung Third Order ng Franciscans. Mm. Tapos nagtanong lang ako doon, may topic kasi doon na sa gathering namin ng about exorcism. Mm. Tapos nagtanong ko sa mga taga, sino yung mga exorcist dito? Mm. Wala pa. Ayaw daw ng bishop. Atay. Pero isa lang naman yon. Mm. At hindi ko babagitin. Pero ngayon, so far, supportive naman ng CBCP. Uh-oh. CBCP sa exorcism. No? Kamusta dito sa Antipolo? Ay, supportive naman ang bishop. Mm. And yung mga parishioner, kamusta yung open ba sila? Unti-unti lang silang nagiging open. Mm. Kasi siyempre, nasasabi ko na sa homily, nakapagbigay na ako ng seminars, unti-unti sila naging open. Mm. Tsaka lagi na sila nagtatanong. Kasi nung pagdating ko dito, sinabi ko na nasa ministry and exorcism ako. So, naging interesado sila. Tapos, nagme-message sila sa akin. Na mga questions. Mm. Yan. So, ngayon, sinasagot ko naman. Pero na may na-encounter ka na, Pads, na inaway ka ng albularyo? actually, hindi away. Or nila ba? Nagtatalo. Uh-huh. Kasi may dinala dito na nasiyasap yan. Hmm. Tapos, habang, hindi ko alam na albularyo, habang ako, yung may ritual, may ginagawa siya. Wow. Tapos sabi ko, nagsasaya ako ng oras dito, pagod na pagod na ako. Kinausap ko yung yung parents. Sabi ko, hindi pwedeng sumama siya. Hindi yung tutulong siya. Hindi ko gagawin yan hanggat nandiyan siya. Hindi, Father, nakikusap sa akin. Talagang hindi. Mabait ako pero hindi kita pagbibigyan. Nagsasayang tayo ng oras. Parang nagiging masungit na nga ako nun. Kasi kinukulit ako. Magsasayang lang tayo ng oras kasi albularyo yan. Hanggang sa balik-balik hanggang sa dumating sila, hindi na sinama yung albularyo. Ayun, hindi okay na. Pero yung albularyo, nakakausap ko. Sabi niya, mabuti sa Diyos din naman yung ginagawa ko. Yan, naging common din. Hindi, yung the fact na ito ay yung ginagawa mo ay hindi hindi legitimate sa simbahan. Hindi yan. Naging ingat din ako sa mga salita kasi ayoko ma-offend siya. Pero ngayon pa, man, nagtatalo kami. So, nahirap ako maghanap ng words na hindi siya ma-offend. Basta sinasabi ko lang, gusto po, ako lang po yung kasama sa exorcism. Hindi na po kayo kasama. Doon na lang po kayo. Yes. Na sobrang maulit, pero talagang pinanindigan ko na. Matagal bago dinumating sila na hindi nakasama yung albularyo. Yun nga, Pads, pansin ko sa mga ibang faith healer, niisip nila na sa Diyos yung... Sa Diyos din. Yun, kasi nagdadasal naman daw ng rosaryo. Pag pumunta kang bahay, may mga santo. But ganun, no? Minsan hindi nila alam, hindi rin talaga sila aware na masama yung ginagawa nila. Nakapag-exercise na ako mismo ng albularyo. Oo. Kasi pumunta siya rito, ni-refer sa akin ng isang pare. Sobrang tagal na, matagal na panahon, years. Wala daw nung maging albularyo siya, hindi pa siya natutulog. Natutulog? Oo. So many years. Sabi niya, dapat patay na, sabi niya, Father, dapat patay na ako ngayon eh. Kasi hindi ako natutulog. Iba dyan. Yung mga ilang lang na dito, nakakasakit na. Yes. Pero bakit ako? Hanggang ngayon buhay pa ako. Hindi ako nakakasakit. Pero ginugulo na siya. Payback time. So, kaya ni-refer siya sa akin na may tinausap siya nung tinausap niya yung parish priest niya. Doon na pahuwiling ang tulong sa parish priest niya. Pero sabi nung parish, refer kita sa exorcist. Kaya pumunta sa akin. So, ngayon, hindi na bumalik.
hindi ko lang kung ano nangyayari. Pero siyempre, malamang na okay na siya kasi baka natutulog na siya. pero nagre-reaction sa mga prayers mo? May mga reactions, pero hindi yung reaction ng patulad ng mga process. Uh-oh. May konti lang. Pero yung ano, sabi ko, let you know, balik ka sa akin, hindi na bumalik. Ang presumption ko yung ano. How about mga ano, pads, mga curse or nakulam, may common ba yun sa'yo? Oo, may mga ganun, curses. Ang curse, kahit hindi man kukulam, pwede kang i-curse. Mas effective ito kapag man to, relative mo or member of the family. Ba father, kina-curse ang anak. May epekto to. Pero kapag ang not curse ay nasa ano o ano siya na state of grace, hindi to tatalang, pero babalik doon sa na curse. Pag ang curse mo ay magkasakit ka, ba ikaw nasa state of grace. Ibig sabihin, nung umpisal ka. Hindi ka naman siyempre perfect, ano? Pero nung umpisal ka. Good confession. Perfect act of contrition. Yung ako makakasakit. Paano kung curse ay mamatay ka? Oo nga. Pag bumalik sa'yo. Grabe yun. Oo. Parang minarinig din ako, Pads, na yung mga nang kukulam, tinitignan din nila yung lifestyle nung kukulamin nila. May ganun bang hindi ko alam kung ano. Nabasa ko yun eh. Kay Father Sikia. Oo. Kasi, pag na-curse, nakulam nila ay nasa state of grace, sa kanya, babalik. Oo. So, possible pa kahit mga kapitbahay mo, pwede kang i-curse, no? Pwede. Kahit hindi nila alam na curse yung ginagawa nila. Or, basta words lang, Pads, mamatay ka na. Oo. Na ganoon, pwedeng tumalab sa'yo. Kaya importante talaga holiness of life. Kaya ano, hindi natin sasabihin na, pag malapit na ako mamatay, pagtanda ko, tsaka na ako magbabago. Tama. Grabe. How do you help the possessed individuals and their families cope after exorcism? Ayun, ang maganda kasi ay yung family, supportive family, at nakikipag-cooperate. Yung issues niya ay ma-resolve. Tapos, gagabayan siya sa kanyang spiritual life, prayer life. Siyempre, i-advise siya ng exorcist. Tapos, siyempre, gagayin ng supposed to be parents. Ayun, tapos, hindi lang siya yung nagdarasan. Yung the whole family. Parang nako-convert yung the whole family. And then, kung meron siyang mga community, ayun, makakatulong sa kanyang community niya, especially sa church community. Gaya na sabihin ko, yung Naked Criminal Way. Yeah. Or Charismatic Prayer Group, or mga Singles for Christ, or etc. etc. Kung ano man ang group na magagabayan siya. Pero importante yung family, kasi yung family is church. Tama. Domestic church. Yun ang importante. Kasi siyempre, journey yan towards holiness. Misa sinasabihan ko, kaya ka nangyayari sa ito, gusto ng Diyos maging saint ka. Kasi yung suffering mo is redemptive suffering. Tama. Suffering that saves. Amen. Galing. So, kamusta yung mga naging patient mo din, yung family niya, kamusta naman so far? May mga nakita ka talaga nagbago yung buhay nila? Yung sample na yung sinabi ko, yung kinwento, na ano, na ayun, nauumpisa na sila. Kaya lang, may mga iba, minsan may mga problems na hindi cooperative ang family. Kaya nahihirapan yung bawa. So, may mga bumabalik? Oo. Kasi, bawa, ang lolo-lola ay albularyo. Yes. Pag hindi mo pipigilan naman yun, o kaya hindi naniniwala yung parents. Yun ang problem. Hindi mo pwedeng pilitin sila. Ganun bagay. Mayroon isang case, mismong sa bahay nila nakatira yung lola niya na albularyo. Kaya lagi siyang minaramdaman doon sa bahay. Kasi doon nagtatawas.
Grabe. So binigyan ko siya ng ano na, bagamat hindi siya papayag na may pumuntang pari noon, binigyan ko siya ng mga prayers. Mm. Tapos nagpa-exercise and bless siya ng mga sacramentals. Kung wala yung other good members of the family, magagawa niya yun. Pag, ano. Ah, pwede yun, Pads. Oo. Meron kasing prayer for lay people. Oo. Paano kung yung may-ari ng bahay yung lola niya? Paano yung sa authority issue? Kasi meron kang authority sa sarili mo. So, for praying for you. Mm. Merong prayer na kahit hindi siya head of the family. Pwedeng ano siya, halimbawa, pwedeng siya yung eldest. Yes. Eldest in the family. Kaya lang yung father ay hindi naniniwala. Meron pa rin ano siya, at least eldest in the family. Mm. Tapos, mga regular prayers. Oo. Mga yung prayers na kahit pwedeng pagdasalin na kahit sino. Anong marerecommend mo sa viewers natin na pwede nilang dasalin if ever ganun? The St. Michael prayer. Prayer to St. Michael, the Archangel. Oo. Ayan. Pwedeng i-memo, ano, ako po naman sa ano, internet. Google. Sa Google. Basta yun, dasalin. And then, praying the rosary every day. Hindi mo kailangan maging head of the family ka para tama. Kung mag-pray ka lang. No? Kung yung head of the family ay makukonvince. No? Calling on all heads of the families pag ano, wala kayo sa inuman, dapat nandun kayo sa bahay dahil napakalaking role nyo. Kayong parish priest ng inyong pamilya. Amen. Ito yung malaking problema kapag hindi na po-fulfill ng head of the family yung kanyang role as head of the family. Kaya kayo naging head of the family kasi ito ay tinalaga kayo ng Diyos. So, pag hindi nyo nagagawa, hindi nyo nagagawa kung ano yung tinatalaga ng Diyos para sa inyo, no? So, kawawa yung inyong family. Yes. No? Nagsasuffer sila. No? Hindi nila alam kung ano gagawin nila. Grabe. And Pads, what advice would you give to someone who believes they or a loved one may be experiencing a possession? Pumunta ka agad sila sa parish priest. Huwag sa albularyo. Huwag sa albularyo. Yeah. Tapos yung parish priest. Paano kung takot yung parish priest? Hindi, ano may i-refer naman niya. I-refer nung parish priest yung tao sa exorcist. Kung hindi niya gagawin man na yun, i-refer niya. Paano kung walang exorcist priest sa diocese nila? Yan ang napalaking problema ng simbahan. Sobrang laking problema. Pero meron ka rin authority sa sarili mo para pagdasal yung sarili mo in the name of Jesus Christ. And your own spirituality. Tapos confession. Tama. Yung regular na examination of conscience. Tapos mag-research ka ano yung mga occult practices na marahil nagagawa mo. Kung nagagawa mo yon, madali na bang ang information? Madali eh, no? Tama. Lagay mo lang, type mo, occult practices. Yun ba, ano doon? Pungsoy, yan. Malalami, makakalim mo, yung mga pungsoy, etc., etc. Oh, hindi ko nagagawa mo yon, pagsisihan mo, kumpisal mo. Tapos magdasal ka na araw-araw, magsimba ka na. Kung kaya mo araw-araw, magsimba ka araw-araw. So, yun ang protection sa'yo. Have there been any noticeable trends or changes in the occurrences of demonic possessions in the Philippines over the years? Trends? Kasi mahirap makakita yun. Walang statistics. Pero sa palagay ko, dumadami ngayon, bagamat may marami ang old practices, mga occult practices. No, Kasi sa access natin sa information, madaling ma-access natin information about occult practices. Na gaya na sabi ko kanina, gusto maging successful. How to be successful? May na-access nila sa internet. Minsan lalabas na kagad dyan. No? Nagagamit ng demonyo yung internet to give us information. So, dati, meron lang magsasabi sa'yo. Ngayon, minsan lalabas na lang yan sa ano eh, sa internet. No? Minsan, eto, parang pinifeed na sa'yo.
At ngayon, nakikita natin na napakadami ng ano na kaso ng depression. Marahil may mga psychological, pero mayroon din demonic. Ibig sabihin, affected na ng maraming tao, affected ng ano, ng demonic attack. Dumadami ang kasalanan dahil sa technology niya. Although, hindi ko sinasabing masama ang technology. No? Kasi simo, ang daming scammers. Diba? Tama. Uncontrollable na, so sobrang dami. Nangahack. Bisa, oh, nangahack. Bisa, bakit ang akala mo, friend mo yon. Yung pala, hindi mo na friend. Tama. Nahack na. Bisa, may mag-ano siya, friend request. Eh, friend ko na to ah. Another account pa to. Tatlong priest nyo nga nabigyan. Oo, oh, yun. Oh. Tapos, minsan, nanghingi sa akin ang phone number ko. Bakit hihingi na sa akin phone number ko sa messenger? Eh, kasama ko siya. Magkasama kami sa isang sasakyan. Umatend kami ng ano yung ano assembly ng cooperative ng mga pare. Magkasakay kami sa van. Tapos pareho kami nandito sa ganitong building. Hihingi niya yung phone number ko. Pwede naman niya akong lapitan. Tama, tama. Tapos ano, iyaan mo kagad. At ano mo, ano, didelete mo na yung ano, iyaan, ibablock mo na, ano. Yung kasalanan lumalagano. Kaya, hindi ko man yung alam yung statistics, pero on trend, parami ng parami. Parami ng parami. So, do you believe that the cultural factors in the Philippines influence the nature and frequency of possessions? Okay. Unang-una, magandang culture. Lalo-lalo Filipino culture. Tama. Napakaganda. But culture is imperfect. Kasi culture is man-made. Tama. Ginawa natin ang culture for our well-being. Pero imperfect pa rin. No? Kasi yung mga dino natin na gumawa ng culture ay pagans. Tama. Mga so, dito. Yung mga pagan rituals nila na mamana natin. Like for example, yung pag-alay. Nag-aalay ng pagkain sa patay, sa santo. O basta sa bahay lang, kapag minaramdaman, sabi kasi magsabi, aalay ka na. Tapos yung padugo. Yes, sa mga bahay. Oo, padugo. Ayan, o. At napakarami na kasi remnants to ng ano ng pagan religion natin eh kultura din natin yun. Tas yung mga pamahiin no? Pupunta ka sa patay tapos bigla lang yung may magyaya na ano pumunta sa restaurant pagpagpag ganun imperfect ang culture at marami sa kultura natin remnants ng paganism. Tama. Kahit yung mga cultural values natin, imperfect. Maganda, pero imperfect. No? Ang bawa, pakikisama. Napakaganda niyan. Pero pwede maging pakikisama. Nakikisama ka, tapos gagayahin mo yung kasamaan ng for the sake of pakikisama. Yes. Tapos, utang na loob. Yan pa. Ayan. Ang bawa, sa politics, ang gamitin niya. No? So, Philippine culture is very good, but imperfect. At yan ay nagiging ano rin, daan ng demonyo para makapasok siya through our own culture. Speaking of padugo pads, may mga case ka ba na nagpapadeliveran sila ng bahay dahil may mga... Marami. Entity? Napakarami. Kasi ano to eh, excuse po sa mga contractors, architects, yes, engineers, sana wag kayo ma-offend. Kasi ano yun, marami, hindi naman kayo lahat ha. Maraming engineers, architects, and contractors, and even workers ha, SOP sa kanila ang padugo. At talaga? Hindi, kahit hindi sila magpaalam dun sa may-ari, gagawin nila yun. Oo. Kasi may mga kakilala ko na gano'n, na sinabihan ko, huwag kayong papadugo. E di ano, okay naman sa kanila. Yes. Tapos biglang sasabi, Father! Yung mga workers, pinadugan yung bahay namin. Patay. Ano? Tapos may nakakausap din ako na, SOP yun. Tapos parang, ano yan? Practice. Parang common practice. Eh, hindi natin alam sa isang subdivision, eh, sa mga contractors na gano'n, ilan yung contractors
na nagpapadugo sa ano, contractors, workers. Kung hindi man contractors, hindi man engineers, hindi man architects, workers. Kasi minsan magbe-bless, wow, hindi pa ako exorcist ha, magbe-bless ako ng bahay. Tapos nakakita ko, mayroong pinapatay na manok. Sinabi niya, ano, pampatibay? Hindi. Ay, ano gagawin namin dito? Pitay na. Kainin. Luto, kainin. Huwag na huwag nyo ilalagay yan sa kanya. Minsan magbe-bless ako ng bahay. Lahat ng dinadaanan ko may dugo. Ano to? Ah, Father. Sabi-sabi, paduguan daw. Patay tayo siya. Ah. Nagbe-bless pala ako, mag-exercise na kagad ako ng bahay. Kasi part of the culture. Wow. Lalo na dito yung mga parokya mo, puro subdivision. Oo. Eh, ang dami. Oo. Karoon yung ginagawa namin ngayon, exorcism of the house, mga infested houses. Kasi minsan magkakapit-bahay. Pareho na experience. Ano yung common na manifestation? Yung minaririnig sila na bawa, may nababasag, wala naman nababasa. May tumatawag sa pangalan nila, mayroong shadow, may gumagalaw na bagay, lilipad na gano'n, wala naman nagpapalipad. Tapos mayroong ito, mawawala, tapos makikita nandun ulit, wala namang tao dito. Tapos, tumawala, mapupunta ron. Kasi minaamoy sila mabaho. Titingnan, wala namang bagay na pwede magpunta. Wala namang patay na gaga or waste. Wala, pero mabaho. Meron, yung aso, tatakbo siya. Wow, pupunta dito yung aso. Pero babalik siya. Natatakot. Marami. Wow. So, ano advice mo sa mga ka-faith natin na experience ng ganyan? Mag-consult sa parish priest. Titingnan kung may mga occult materials or occult practice. Tapos, i-refer kayo sa exorcist. Doon malalaman kung bakit. So, huwag sa albularyo, sa parish priest. Pero kung ang parish priest and the exorcist, i-refer. So, kaya mahalaga pag kunyari magpapagawa ng bahay, pa-exorcise yung bahay, no? Hindi naman. Kasi hindi naman natin, baka wala namang talagang ano. Pwede i-bless. Pero, kailangan ba check kung may mga occult materials or kung napaduguan mga bagay. Pero for the meantime, yung umpisa ay blessing mo muna. Eh yung may narinig ako, binabawon yung statwa ni St. Joseph. Papagawa ang alam ko yung St. Benedict's Medal. Meron na ako narinig St. Joseph. Aga, hindi ko alam. Yung sa St. Benedict's Medal, okay lang yun? Oo. Kesa naman dun sa ibang ano. Pero mas maganda ang St. Benedict's Medal, pag nagawa niyo bahay, doon ilagay. I-display. Yung mga malalaking gano'n. Oh, meron kaming gano'n eh. Oh, na isasabit mong ganyan. Yung ano naman, medal, susutin medal. What if, Fudge, kung nangungupahan, kunyari, hindi nila alam ano nangyari doon? Yun ang problema. Kailangan mag-consult ulit sa parish priest. Kasi refer sa exorcist. Tapos, ititinan kung anong interviewin. Malaman. Kasi siyempre may mga gumapit doon na naging lugar yon for drug use or drug pushing. Tama. May nangyari doon na hazing, adultery, basta grave sins, o may pinatay doon. O kung ano ba mga grave sins. Tapos hindi nyo alam, hindi nyo alam yung history ng bahay. I-refer sa resources. Kasi hindi naman ikaw yung nakasala. Tama. Pero territory pa rin yun. Kami as a lay, may authority kami magdasalin yung dasalan yung bahay. Yeah, usually the head of the family.
So may power yun, Pads? Oo, yung head. Kasi siya yung parish priest. Eh. Hmm. Parish priest. Kung wala ng head of the family, dahil namatay, yung mother tatayo as head of the family. Hmm. Or kung nasa abroad yun, yung husband. Pero normally, supposed to be the head of the family. Yun talaga ang role niya. Dapat yung head of the family, siya yung prayer leader lagi. Kaya marunong dapat siya mag-grocery, alam niyo yung mga prayers. Kasi inyong tunay na pinakatunay sa lahat ng tunay na role ng head of the family. Amen. Second lang yung pagiging provider. Correct. Oo. Pero yung pinakatunay na wala nang pinakatunay sa lahat, dali niya sa langit ang kanyang buong pamilya. Amen. Kaya siya ang prayer leader. Wow. Binigay sa kanya yun ng Diyos yung authority na yun. Kaya pahalagahan niya yung authority. Huwag mag-iinom sa nakakalungkot. Correct. So shout out sa mga tatay dyan. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago, the Truly Rich Club. Ang dami-dami na namin natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na, you know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you, you know? We've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaire na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto niyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso, no? And I want to invite you, come join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now, get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. And Pads, mag-entertain lang tayo few questions. Okay. Sabi ni Ruru Galiano Barrios, here's my question po, brother. As an active member of our church and also a person with a background in psychology, Father, do you encounter mentally ill persons seeking for your help as an exorcist? How do you distinguish if a person really needs exorcism and not psychiatric help? Okay. May mga na-encounter talaga akong ganyan, no? Nakikita ko talaga na meron siyang mga psychological problems. Pero pwede rin magkapareho eh. Gaya na sabi ko, pwede pareho. May psychological problem, meron din siyang demonic attack. Makikita ko yan through interview kasi meron mga openings. Openings, gaya sabi ko, mga kasalanan. Grave sins, sins against the first commandment, yung pag-involve sa mga occult practices.
So kung meron siyang mga openings at meron din psychological problem, sa psychological problem, i-refer ko siya sa psychologist or psychiatrist. No? Pero ipo-perform pa rin yung sa deliverance prayers or solemn exorcism, depende kung talagang possessed. No? Pero meron talagang purely psychological lang. Kasi wala akong makita na openings or sins, mga kasalanan na nagdala sa kanya dito. No? Kaya laging nirefer ko sa psychiatrist. At ang hirap naman talaga, doon ako nahihirapan kasi ipagpipilitan na may demonic attack siya. Pero pinapaliwanan ko na hindi. Kasi pag sinabi ko sa iyo na may demonic attack ka, hindi ka na magpagamot. Pwede pagdadasal kita, na dumaling ka. Pero hindi na yung ritual ng exorcism. Kasi pwede kami makulong. Dahil, halimbawa, sinabi namin purely ano lang yan, demonic attack. May sakit pala siya. Pag may nangyari dito, lumala yung sakit niya, pwede kami madimanda, pwede kami makulong. Kasi hindi siya gumaling. Yes. So, kailan talaga ni-interview, no? Ganyan din yata yung nangyari sa case nung kay Emily Rose, no? Sa Emily Rose namatay. Hindi ko alam, ayokong i-judge yung mga pare. Pero, hindi lahat puro exorcism. Kailangan talaga na mag-journey ka doon sa tao. At kailangan, kung nai-stress na siya, kailangan niya ng doctor. Hindi dahil lang may sakit siya, kundi dahil nahihirapan na siya doon sa exorcism night. Kaya importante yung yung mga doctors na maging members ng team para makatulong. Kasi during the rite na nagwawala siya and so on, at tapos paulit-ulit yun, pwedeng nakaka-affect yun sa health niya. Kaya kailangan na yung process ay lagi nagpapacheck up. Kung fit siya for exorcism. Wow. And sabi ni McLean, hello po, I'm one of his parishioners in San Antonio de Padua. Kakilala mo to pa? Oo, lay minister. Here's my question. Is it necessary to close a person's third eye? What are the effects of not closing it? And how can a person with a third eye help an exorcist priest like you? Kaya kailangan isara yung third eye sa una. Pwedeng maging source of pride. Kasi parang kakaiba ka. Pero later on, ito ay maapekto na yung buhay mo. Kasi sa dami ng mga kung ano na nakikita mo, affected ka na. Siyempre, iba na. Ang lahat na nakikita mo, narinig mo. Yes. Na ano ka na, pahihirapan ka na ng demonyo later on. So, pisa, akala mo, gift yan. Pero later on, apektado na yung buhay mo. Kaya kailangan i-close talaga yung third eye. Tapos, pwede i-consecrate yung ito para maging charism. Charism na hindi na ito yung tungkol sa third eye. Yes. If needed, pwede ka makatulong sa exorcist. Yes. Hindi yung palagi ka na lang may nakikita. Kundi if needed, tawagin ka o father, may anamoy akong ganyan. Pero hindi palaging nangyayari sa ito. If needed, kasi charism na yan. Ikaw, Pads, may ganun kang wala. Nag-assist sa'yo? Doon nag-assist? Wala pa eh. Tsaka sinusuri ko kung charism yun. Baka magkamali ako eh. Merong mga qualifications si Father Amor. Kaya lang talagang ni-scrutinize ko. Ayoko magkamali. Baka iba yung makuha ko. Baka third eye pala yung akala niya charism. Pagpilitin niya charism. Pero may mga lumalapit siya nag-o-offer. Wala naman. Meron si Father Jeff na ni-recommend. Pero hindi taga rito kaya hindi ko naman na...
siguro pag siya, dahil kilala niya, nasasabihan. Sabi ni Agnes Taplacido, are generational curses be healed even without deliverance or exorcism than by an exorcist priest? Kasi been trying to talk to an exorcist priest pero ang hirap pala makakuha ng appointment. What are the things that should be done if walang exorcist priest available? Please try to ask this to him, Brother Adrian. Been wanting really to have one-on-one talk, but unfortunately haven't find one yet up to this time. Last year pa ako naghahanap. Thanks in advance and God bless you, brother. Hindi ko alam kung anong diocese niya. Tanong ko. Kung anong diocese kasi, baka pwede kasi ako magbigay ng contact number. Pwede ako magbigay ng contact number or contact numbers ng mga exorcist kung saan siya, kung saan ang diocese niya. Tapos ang importante, unang-una, kung walang wala pang makuhang exorcist, yung spiritual life. Yung pagbabago, kasi ito naman ang purpose nun eh. Yung conversion. Tapos kung yung prayer for generations. Etc. etc. Kaya lang siyempre, need talaga ang exorcist. Pero, ayun, baka matulungan ko siya. Baka contact ng exorcist. Sige, kung saan diocese siya. Pero kung diocese sa Pantipolo, nandito kami. Sige. Hintayin natin mag-reflect sa sabihan kita, Pads. Ayan. Sabi ni Dave Montero, there was a recent and perhaps controversial exorcist film entitled Pray for the Devil, where it seems that a nun can perform the rite of exorcism, which only reserved for a priest. My question is such cases possible and is anyone eligible to perform the rite of exorcism? Kailangan talaga ang pare ay ang exorcist ay pare priest exorcist. Yeah. Kasi ito ay dinedelegate ng bishop. Ang talaga exorcist ay yung bishop. Tapos dinedelegate sa mga pare. So yung iba yung mga lay people, mayroong prayers na para sa lay people, especially for those in authority. Siguro sa madre, moral authority, as a religious, pero hindi exorcism. Ang gagawin niya ay deliverance prayers, hindi solemn exorcism. Pero ito ay doon sa mga non-possessed. Halimbawa ay yung oppression, obsession, you're supposed to be kahit oppression, obsession, supposed to be priest, even non-exorcist. Yung sa ano, pwede sa mga assistants, diba sa mga madre, mag-a-assist sila sa... Actually, sa Archdiocese of Manila, nag-recruit sila ng mga madre na mag-a-assist. Hindi sila talaga yung magpa-perform, kundi mag-a-assist sila sa exorcism and deliverance prayers. At pwede sila yung mga co-journeyers, mga spiritual directress. Importante yun eh. Napakahalagang role yun. Kasi kailangan nila ng bibigay sila ng spiritual counseling. Sasabihin ng exorcist, itong issue niya, itong ganyan. And then, tutulungan sila ng mga nuns, religious, or lay people na may advance sa kanilang spiritual life, na magpo-call journey sa kanila. Mahalaga talaga, Pads, no? Yung naririnig ko sa'yo, conversion talaga. Conversion. Hindi lang parang gawing instant, mawala lang yung demonyo. Yun talagang purpose nun. Yun talagang plano ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos na nagagamit ang demonyo. Sorry, ginagamit ka. Kasi di ba yung iba lalayas nga siya, may mawawala siya, pero kailangan may pumalit. Babalik din kasi. Kumbawa, yun sa case na sa nagkaroon na ng closing of the third eye, deliverance, no? Pero hindi na nangungumpisal at bumabalik na doon sa kanyang dating kasalanan. So,
ano, balik pa rin. Kasi territory ka ulit. Kaya hindi ko na exercise ka na, liberated ka na. Kung bumalik ka sa kasalanan mo, babalik ang demonyo. May bahay uli siya. So, yun din, yung nasabi mo yung mga naglilipin, no, Pat? Oo. Paano yung pag-civil wedding lang? Ganun din. Kailangan magpakasal sila. Oo, no? Oo. Yun din na kasi common ngayon, puro civil na lang. Kaya yung mga ano ko, mga church workers, na tinako, sino-sino hindi kasal? Kasi minsan inisip nila kasal na yun, yung civil wedding, Pat. Oo. Anong masasabi mo dun? Kailangan, ano, magpakasal sila sa simbahan. Yun ang kahalaga na, kasi yung civil wedding, hindi naman ito sacrament. Tama. For legal purposes. Tama. Lang. Eh yung church wedding, sacrament. It affects what it signifies. So, it means na nagkakaroon silang mortal sin. Oo. May mga cases ka ba na ganun? Oo. Sinasabihin ko sa kanila, pakasal kayo. Kung wala kayong impediments, pakasal kayo. Yun ang requirement ko sa kanila. Kasi ayoko magsayang tayo ng oras. Na i-deliverance mo? Oo. Kasi, siyempre, nandun ka pa rin kayo sa kasalanan. Or, ano, hindi kayo, kumbaga, hindi kayo magsisipin. Nasa isang bahay, pero para magkapatid kayo, mag-iba kayo ng... Parang mahirap yan. Yan ang mahirap. Wow. Kung magagawa nila. Grabe. Pero kung halimbawa, matanda na, nawala ng capacity, pwedeng ano, hindi sila maghiwalay muna habang hindi kinakasal. Oo nga, kasi nakita ko yung trend ngayon eh, parang ang common ay civil wedding, try muna. So, yun pala yung nagiging opening ng... Oo. Kaya sabihin lang, eh hindi naman kami nasasapian ha. Oo nga. Hindi lahat ng demonic attack ay sape. May oppression, may obsession, may infestation. So, hindi nyo alam na mayroong atake sa inyo, pero dahil hindi possession, hindi nyo alam na ina-atake kayo. Diba? Common sa, pwede sa finances. Oh, finances. Sa health. Sa health. Family. Misal, makakasakit kayo, tapos papacheck up kayo. Sabihin to, wala ka naman sakit. So, bakit na gano'n? Or failure? Yung parang ba nakaka-wardi-wardi yung buhay mo? Ang term na ginagamit natin, malas. Yes. No? Nakaka-ano, lahat ng negative na nangyayari na hindi mo sinasadya. So, akala nila, possession lang ang atake ng demon. Eh, ang possession is very rare. Rare yan. So, ang madalas ay yung other attacks. Tapos, yung temptation, mas ano, kayang-kaya ka na. Mas madali kang bumagsak sa temptation, nakakasala ka. At pagkakasala natin, may consequences. Di ba, meron ano, laging ano, may na-announce, no? Merong plenary indulgence. Kasi, yung kasalanan natin, may epekto sa atin. Dito sa buhay at present. Kaya kailangan natin lagi ng indulgence. Pero ang indulgence, hindi to confession. Kailangan magsisi ka ng kasalanan, mag-umpisal ka. Pero kahit na umpisal ka, yung epekto ng kasalanan, nandiyan pa rin. So kailangan may indulgence. So ibig sabihin, yung mga, may mga epekto yung kasalanan natin. Akala natin eh, akala natin ang kasalanan ay bagay na masarap, pero pinagbabawal ng Diyos kasi hindi niya tayo mahal. Tama. KJ. Diba? Yun ang concept natin ng kasalanan. Eh, masarap mag-tax sila. No? Tapos ang Diyos, ayaw tayo mag-enjoy. Diba? Hindi mo alam yung mga consequences ng kasalanan. Maraming, sa lahat ng parokang pinunta, lagi may cases na, bawa, ito, iniwan ang asawa. Tapos yung asawa niya, siyempre, nagpunta doon. Nung umalis yung asawa niya, ang pogi. Ang kisig-kisig, ang lakas. Pero sabi niya, nung bumalik niya asawa niya, may sakit na.
Tama. Tapos yung babae na pinatak sila, siya pa nag-aalaga. Grabe. Oo. Yung mga ganun storya. Tapos yung iniwan ng lalaki na walang trabaho yung babae, nag-aaral pa yung mga anak. Tapos later on, nakakawa ng paraan yung babae, tapos napapag-aral yung mga anak, tapos yung established yung mga anak, babalik yung lalaki. Kasi may sakit na siya, iniwan siya nung kabit niya. Lagi akong may ganung istorya sa mga parokya. Grabe. Mga ganun, ha? Di mo naka-recover, yung babae naka-recover, nakagawa ng napakaraming paraan para buhayin yung mga anak niya, napagtapos ng pag-aaral, mga ganon. Di mo? Yung makita mo, nagtitinda na kung ano-ano, ganyan. Misan sa bulad na yung ano niya, yung mga other businesses pa, mula ng buhay. Tapos nainggit na ito isa, tapos nakakasakit na, hindi mo na babalik. Tapos aalagaan pa siya yung asawa niya. Ano sinasabi mo doon sa mga babaeng tumatanggap pa rin ng ano? Saintly act. Ano yan? Isang kabanalan. At ito ay, ito yung magdadala sa iyo sa langit na mag-uumpisa na ngayon. Amen. Eh, paano pa yung nagsasabi ngayon sa viewers natin? Katangahan yan, Father. Ah? Katangahan yan. Hindi pa sinabi ni Jesus. The cross is foolishness. Amen. Sa mga matatalino, ang cross, foolishness. Pero sa ano, it is wisdom. The cross is wisdom. Amen. For those who are learned, for those who are intelligent, pagans, it is foolishness. But for God, it is wisdom. Amen. Because the cross will save you. Walang ibang dadaanan tayo kundi cross. Kasi doon siya pinako si Kristo sa cross. And we have only one Savior. Hindi si Buddha. Ha? Hindi isang mayaman. Hindi siyempre yung mga fallen angels. Hindi. Jesus Christ is the no other Savior but Jesus Christ. Amen. And Jesus Christ died on the cross. Amen. And lahat tayo papasok dapat sa Paschal. Yeah. Yung nagsasabing tanga, ang siyang tanga. Dahil hindi siya dadaan sa tamang daan. Amen. So, manalihis siya. So, sino ang tanga ngayon? Tama. Sinong matalino? Sinong dakila? Sinong baliho? Kaya ang kagandahan sa Catholic faith, no, Pads, na yung we embrace suffering. Yes. We part yun ng Catholic faith. Hindi about ano lang. At ang suffering, hindi basta suffering. Ang cross natin ay hindi dapat cross na. It must be glorious cross. Hindi sapagkat si Kristo hindi lang namatay. Nabuhay. Nabuhay siya. Kaya kung glorious cross to, maligaya ka. Kapag bumalik yung asawa mo at nag-aalaga ka, glorious cross to kapag maligaya ka. Pero kapag minumura mo siya, hindi ito glorious cross. Cross lang yan. Hindi ito wisdom. Pero ito'y grace. Biyaya ito. Kasi hindi natin kayang gawin by our own effort. Kaya kailangan ito ay hingi natin ito sa prayer na yung cross natin ay maging glorious cross. Amen. Kasi everything is grace. There's nothing we can be proud of. Nalimutan ko na ngayon salitang I'm proud. That's because everything is grace. Amen. Magagawa mo yan surely not because of you. Magagawa mo yan it's because of God. Posible yun. Kasi si Kristo na namatay, muling nabuhay. Amen. At pinadala niya ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit is power. Bakit po magagawa yan? By the power of the Holy Spirit. Ito yung tinatawag na life in the Spirit. Life in the Spirit is living in grace. Living in the power of God. Posibleng mangyari na matanggap mo yung asawa mo na nagtaksil sa'yo at maging maligaya ka. Yeah. And it is wisdom. Ganda ng pads.
And from Joy Navarro, as a parent, how can we shield our children and our home from any unholy creatures or from the devil himself po? What are the ways to do it po, although we are not exorcist priests like you po? Una, bantayan nila yung yung cellphone nila, social media. Tapos kung pwede ma yung access makontrol sa technology, na wala makakapasok na iba, kasi doon lang nakukuha ng mga kabataan nyo. Tapos, be examples to your children. No? Pag kayo dadalo sa patay, huwag kayo yung magsasabing magpapagpang tayo. Tanggalin nyo yung mga lucky charms. Huwag na maniwala sa pamahiin. Pag magkakasakit ang anak, huwag dadalhin sa albularyo, sa doktor. Of course, magdadasal. Importante yung exemplary life of parents. At huwag silang dadalhin sa environment na nandun yung things na maano sila, ma-expose. No? Laging gagabay ng anak, discipline them. No? Especially, ito pa, role ng father, the head of the family. Ang head of the family, ang siyang magdidisiplina sa mga anak. Gagamitin niya yung authority niya. No? Huwag matatakot sa mga anak. No? Gamitin yung authority for their well-being. No? Na sila ang magagabay. Kapag napariwara yan, it is their responsibility. No? Hindi tayo dependent sa mga pare at sa mga exorcist. Sa inyo pa lang, magagawa niyo na. Prevention is better than cure. Amen. Ang ganda nun, Pads. And siguro ito, last question. From Orlando. Good morning, Father. I'm a practicing Catholic and lay cooperator at present. What confused me, it's all about that almost 2,000 documentaries regarding UFOs and their existence. There's the page in YouTube about Vaticans as if hiding something secret about ETs or extraterrestrial. Correct me if I'm wrong. Actually, sana hindi ako nakaka-offend, ano? Ayoko makulo. Kaya lang nandito ako sa interview at may tanong ng ganyan. Iniiwasan ko, pero nandiyan yan, ano? Hindi talaga totoo yung UFO. No? Gamitin din natin yung talagang science. Sa science, talagang nakakarating tayo sa outer space. No? Pero wala sinasabi ang science na merong UFO. No? Pwedeng mga peking-peking scientists na nag-aano. No? Tapos meron mga sila, mga proof, yes, mga ganyan, yes. Mga evidence. Nakita, no? Ang demonyo, nagagaya ang lahat. Kahit yung apparitions, nagagaya. So, kahit yung UFO, pwede magaya ng demonyo. Kaya importante rin na we rely on science. Really on scientific facts. Hindi sabihin may tinatago ang Vatican. No? Ang tinatago ng Vatican, yung talagang dapat confidential. Pero yung tungkol sa UFO, wala naman tinatago ang Vatican tungkol sa UFO. Madalas yun yung malabas yun sa social media. Yes. Alam mo, sa social media, kasi pwede kang yumaman eh. Maglagay ka lang ng ganyan. Fake news. Siyempre, fake news. Siyempre, maraming titingin dyan. So, kikita ka dyan. So, kaya maraming fake news. Magsabi ka lang ng tungkol sa UFO, hindi, ano na yan, ha? Panonorin. Panonorin na yan, di ba? Huwag maniniwala sa UFO. Okay na yung buhay natin, wala tayong komplikado, mga kaya. Stressful na yung buhay, huwag natin dagdagan yung stress. Huwag na tayong maglagay ng mga kung ano pa. Hindi lahat na sa social media ay totoo. Hindi tayo, kaya ang social media, isa rin problema. Ayan, internet problema rin. Pero hindi ko sinasabing masama. Pero nagagamit ng demonyo
para sa kanyang motive. Tama. Actually, may sinumagot na rin exorcist priest na hindi nga raw totoo yung UFO na yan. And syempre, yung ibang kababayan natin na may nakikita yung, di ba, sa Pentagon. Ah. Pero demonic manifestation yung nangyayari na yun. Ah. And siguro ito na lang, Father, pahabol na question. During the pandemic, when we were not allowed to congregate, we participated via FB online for the blessings of the water, salt, and oil as sacramentals performed by a recognized Catholic exorcist priest. Does the blessing of the water, salt, oil made online have same efficacy as when blessing is done, one is physically present? Okay. Una, bago ko na ginawa ko din yan, pero bago ko ginawa, nag-consult ako sa mga fellow exorcists, lalo na sa mga nagbibigay sa amin ng mga seminars, mga more experienced and learned exorcists, even theologians, liturgists. No? Sa lahat naman ng kinusult ako, ay sinabi nila, especially itong time ng pandemic, no? Ay the same effect. At actually, ito experience ko. Sa US kasi, nung may nagsabi sa akin, nagpunta siya sa, humini siyang tulong sa exorcist sa US. Ayaw silang tulungan kasi pandemic, ano? Tapos ngayon, hindi na siya makalabas din ng bahay. So walang sutulong sa kanya, pero naghihirapan na siya. May tinawagan siya na parishioner ko rito. Tapos kinusot sa akin. Eh, meron akong online deliverance prayers. Sabi ko sa kanya, i-connect mo siya para sa sa schedule ng online deliverance prayers. Sa online deliverance prayers, nag-exercise and bless ng mga sacramentals. No? So, ayun, pina-attend ko siya. No? Nag-message siya sa akin na magtatanong anong oras, mga ganyan, anong kailangan kong gawin, mga instructions. So yun, umattend na siya sa mga online deliverance prayers ko noon na every 8 p.m. Matagal yun, ha? Mga 2 years yata ang ginawa yun. From 2000 to 2022. 2000 to 2022. Late ng 2022 ko tinigil. No? Parang January 2023 ko na yata nito. Pero ongoing yan. Noon, faithful ako doon. No? Tapos, ilang beses din. Tapos, meron din siyang sacramentals, yung oil, ang ganon. Tapos, kinuwento sa akin nung kaibigan niya rito. Okay na siya. Wow. Ha? Siko, online. hindi lang dahil nagkonsulta ako. Hindi na patunayan ko kasi yung sacramentals, ginagamit na sa sarili niya. Kasi may authority din siya sa sarili. Correct. Nag-isa siya sa bahay. No? Tapos nakikinig siya ng mga online . Tapos yung kapagalas noon, papahid niya yung oil. Siya yung sarili niya, ganun. Nagayas siya ng salt. No? Okay na siya. Pero sinabi ko rin yung kung di siya makapag-umpisa, yung perfect act of contrition. Sabi ko siya, kung alam mo kasalanan, ganun. Kung meron pang hindi alam mo kasalanan, konsulta mo sa akin. Ganun. Ayun, okay na siya. Wow. So, importante din siyempre yung conversion. Sabi ko siya, importante yung conversion. Importante yung faith mo. Yun ang importante . The faith of the person na being attacked by demon, and the faith of the exorcist, and the faith of course, the family. Yes. Kasi kung wala nun, hindi rin magiging efektibo, no? Yung sa amin, alam mo dati, di ba dati sabi ko natatakot ako. Pero dahil na-amaze ako sa mga pangyayari, na nakita ko yung power of God, no? Mas tumibay yung faith ko sa resurrection. Lagi kong sinasabi yun, may nanalo na. Amen. Dahil muling nabuhay si Jesus, nanalo siya, natago. Doon naging buhay yung hindi ko lang napag-aralan sa theology.
kundi na-experience ko sa exorcism na talaga nanalo siya. Kasi, for example, in the name of Jesus, I command you, sumusunod. I command you to be clear in your in telling your name. Tapos ulitin niya, naliliwanagin yung ng pangalan. Masuno rin. In the name of Jesus Christ. Grabe yun, di ba? In the name of Jesus Christ, because Jesus is risen. Amen. He has conquered the devil. Mm. At nakita ko yung kung paano yung na-conquer. Nanalo na siya. Mm. Eh bakit may ganito pa? Continuous pa yung purification sa atin. Kasi okay. Dahil may free will tayo, hindi mo automatic yung gagawin. Tama. Automatic, badal na kaila. Eh may free will tayo eh. Mm. Hindi yung pwede yung parang ano tayo na may remote control. Hindi eh. Ginagalang yung freedom natin. Mm. Pero para matulungan tayo ay pero nanalo na siya. Nasa atin ang biyaya. Pero hindi natin ginagamit. Nire-reject natin. So, mayroong purification. Nanalo na siya. Pero pinupurify pa tayo hanggang sa till kingdom come. Amen. Kaya nga, sabi ni Father Amart, yung exorcism until till kingdom come yan. Kasi continuous yung purification. Redemptive suffering. But yung cross na ito is always glorious cross. Amen. Grabe. Ganda nun, Pads. Siguro, follow up ko question dun, Pads. Sa, di ba, yung sa online, so, ngayon ba, nire-recommend mo pa rin na mag-online? Hindi na. Kasi, parang normal na eh. Yes. Ginawa ko lang dahil siyempre sa situation. Hmm. Kaya, pwede kong gawin niyo kung talagang mapunta ako sa ganung situation. Baka tulong nangyari na walang exorcist na makatulong sa kanya. So, yun lang. Pero yung dito sa Pilipinas, mas maganda yung face-to-face. Personal encounters. Kasi, personal kong nakikita yung reactions niya. Personal ko siyang nakakausap. At yung sacramentals, personal kong na-administer sa kanya. Yun lang ay dahil sa pandemic. So, kung normal situation, bang mati pa naman talaga tapos ang pandemic, pero normal na tayo. So, maganda na yung face-to-face. Amen. Yun. Actually, ako din, pag may nagtatanong, nire-recommend ko na pumunta ng parish priest para ipabless. Di ba talaga sa distance, wala ka nang magagawa? Yes. So, yun ang kailangan. Mm-hmm. And any last word po, Pad, sa ating mga viewers? Okay. Ang last word, God is love. Amen. Exorcism is about the love of God. Kaya, bagamat tayo nasa gera, at siya nga pala, nasa gera tayo, amen, hindi nyo lang alam. Pag hindi nyo alam na may gera, hindi kayo mag-iingat. Mapapatay na lang kayo, hindi nyo alam. Pero, babanggitin ko sa inyo, maniwala kayo na may gera. At ang naglalaban, the forces of good, yung Diyos, and the angels, good angels, and the forces of evil, the devil, and his minion, the fallen angels. At tayong lahat ay soldiers. No? Iba't iba lang tayo ng gawain as soldiers. No? Lahat tayo makipaglaban. Huwag natin baliwalain itong exorcism. No? Huwag na huwag babaliwalain dahil nasa gera tayo. Pero sa gera, na alam na natin kung sino ang nanalo. Amen. No? Kaya lang, sa gerang ito, ay pinupurify tayo ng Diyos. Hmm. Hanggang sa maging ganap na yung kanyang paghahari. Laging magtiwala sa Diyos dahil mahal niya tayo. Kahit makasalanan tayo, kahit yung pinakatalamak na makasalanan, mahal ng Diyos. Amen. No? At tayo ay missionaries para dyan. Para ipahayag yung message na mahal tayo lahat ng Diyos. No?
At through this exorcism, may papahid natin ang lumalang Diyos. Kaya as an exorcist, I am a minister of the love of God. I am a soldier of God. No? But being a soldier, my weapon is His love. Amen. Ayun. So, is there anything you want to promote, Father, sa ating mga viewers before kami humingi ng prayers and blessing? Okay. Mag-aral tungkol sa exorcism. May mga books na available for that. Yung author dapat ay Katoliko. Si Father Josie Sikia, si Father Winston Kabading, si Father Nonet Legaspi or Ambrosio Nonato Legaspi. Yung mga books niya ang nire-recommend. Yung kay Father Sikia, yung Exorcism and Exorcist, mga in-brief volumes. Yung kay Father Winston Kabading, mga rituals. Kay Father Ambrosio Nonato, Nonet Legaspi. Mayroon siyang Tagalog rituals at saka Tagalog din na explanations about demonic attacks. Kaya lang yung mga books ko ay naka-impake na kaya hindi ko maipakita. Sisirain ko pa siya pag umakaano idadali siya sa ibang parokya. So yun, tapos consult your priest tungkol sa kung ano yung mga huwag kayong pupunta sa albularyo. And then, nakuli, ang goal natin in life, sinasabi ng common vocation natin, sinasabi Second Vatican Council, Lumen Gentium, the vocation or the call to holiness of life. Lahat tayo ay tinatawag dito. Yan ang powerful weapon sa demonyo. Amen. Kapag tayo nagiging banal, wala siyang laban sapagkat hindi pwedeng manalo ang demonyo sa Diyos. Amen. Wow. Ang ganda ng mga shiner mo, Pads. At ako personally, ang dami kong natutunan sa'yo sa wisdom at experience mo as an exorcist priest. So, thank you so much sa opportunity na makapanayam ka, Pads. And sa mga ka-faithful natin viewers na gusto magpa-consult sa'yo or magtanong or meron bang way para punta ang kanila, ganyan? Kaya lang malilipat na ako eh. Kung sasabihin ko yung address dito, baka malando na ako. Tsaka, hindi ko na alam ang phone number doon. Basta ako po yung malilipat ako sa Sacred Heart of Jesus Parish, Brookside Hills, Cainta, Rizal. Hindi ko alam kung anong barangay nasa sakop. Basta Brookside Hills, Cainta, Rizal. Hmm. Pag nalaman ko na yung phone number, ibigay ko. Matatransfer ako June 12. Hmm. So, after June 12, doon na pwede na. Pero actually, meron pa akong ibang kasamahan. Hmm. Baka lahat sa akin magpunta. Hmm. Sobra ako mapagod. Meron din ako mga kasama. Si Father Jeffrey Quintela ay sa St. John Vianney Parish, Barangay Mayamot, Antipolo City, LA, Lower Antipolo. Father Rock Verdos, San Andres Apostol, Paris, Greenwoods, Kainta or Taytay. Pag pumasok ka, Taytay, pero pagdating mo doon, Kainta na. Yung dalawang bayan sumasakto sa subsidyo sa Greenwoods. Si Father Romel Pelisardo, malilipat siya sa St. Joseph Paris, Baras, Rizal. Sa June 12 din. Oh. Apat po kami. So, apat kayo dito sa Diocese of Antipolo. Tapos, after ng August, pagkatapos ng seminar ng mga bago,
Ah, may mga bago na. May mga bago. I-inform ko rin kung sino. Mag-i-inform din ng diocese kung sino yung mga bago after the seminar. Kasi na-delegate na ni Bishop, pero wala pang training. So, ang training nila sa August. Pero kasama pa rin kami sa training. Wow. So, nakikita ko yung move ng diocese sa mga exorcist. Ngayon, dumadami na kayo, Padsa. Yes. So, ibig sabihin, matindi talaga yung need. Ministry. Oo, sobrang tindi. Kaya gusto kong dumami. Kaya mga seminarians, ino-orient ko na kagad eh. Yung mga naasahin dito seminarians, ino-orient ko sa exorcism. Tapos pag ano, pinapahiram ko ng books. Para pag pari na sila, may interest sila, at pag dinelegate sila, ano, mag-ano sila. Magiging pwede sila maging exorcist. Amen. Basta yung magpupunta sa'yo, sa diocese ng Antipolo, hindi pwede sa labas. May exorcist din siya. I-refer ko rin naman eh. Actually, nagpupunta rito. Tapos, sa pinababalik ko, sabi ko, may exorcist kayo. O kaya sabi na, mag-exorcist ng bahay sa ibang diocese. Bibigay ko ng ano ng number. May kanya-kanya ng exorcist. Pero kaya lang iba, may isa lang. May dalawa lang. Ilang problem. Yes. Ayun. So, again, Pads, maraming salamat sa time na binigay mo. Such an honor na ma-interview kita at ma-future dito sa ating vlog. At marami sa ating mga viewers ang sobrang, I'm sure, na blessed sa mga pinahagi mo. At nagpapasalamat din ako sa pag-imbita mo sa akin at nakapag-share ako. Kumbaga, naging madali yung trabaho ko dahil mas maraming mararating. Kaya, blessing pa rin ito. Thank you very much. At I hope wala po akong na-offend. I'm sure wala naman pa. Wala. Ayoko po makakulong. Hindi ako takot sa demonyo, pero takot ako makakulong. Dahil hindi ko magagawa yung ministry ko. Yes. Ayan. Ayun, Pad, so pwede po ba kang humingi ng prayers and blessings para sa ating mga viewers? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Love you, Father. Please take care and protect all the viewers here. And what they learn, they practice what they learn, and they share it to others. And may they have the courage and the strength to go against the devil by living a holy life. Amen. And please help them, especially when they have problems during demonic attacks. Give them courage and protect them always. We ask these through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And also with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So yun, maraming salamat po, Father. Sobra kami na-inspired na bless sa'yo. You're welcome. So thank you so much, mga ka-faith. God bless. I invite you to be part of my supporters group, to be part of my Patreon group. Ano ba ang significant nito when you become part of my supporters group? Alam nyo, lahat ng ginagawa ko dito sa social media, itong ministry na ginagawa ko, lahat po ay merong cost. Okay, pero lahat ng napapanood nyo ay libre. And I'm grateful na gawin to every single day of my life. If you will be part of my supporters group, ay matutulungan nyo ako na patuloy natin na magawa itong mga ganitong klaseng program. You can help me produce this kind of content at makapag-interview pa tayo ng mga kilalang Catholic speakers at pwede pa tayo maka-reach out sa maraming mga Katoliko and even non-Catholic friends. If you become part of my Patreon group and be part of my supporters group, matutulungan nyo ako. Kaisa kita dito sa evangelization na ito. Good news, mga ka-faith! If you will become a gold membership of my Patreon group, magkakaroon ka ng 7-day free trial. Okay, kung sa tingin mo medyo nag-aalinlangan ka na mag-join ng Patreon group,
So, pwede mong i-try yung 7-day free trial as Gold membership. So, libre yan. Walang charge yan. Anytime before yung 7 days, pwede mo yung i-cancel yung subscription mo para hindi ka ma-charge niyan. So, i-cancel mo lang yan kung sa tingin mo na hindi mo feel yung mga exclusive content na nakita mo sa loob. Okay? Kasi ano bang mga benefits nito pag naging part ka ng aking Patreon group ay meron kang mga early access sa mga nagagawa kong interview dito sa ating blog at mga content na exclusive sa ating mga supporters group na dyan lang sa Patreon group nyo yan mapapanood. Okay? So, kung para maka-access ka, ngayon din, ay maging gold membership ka at magkakaroon ka ng 7-day free trial. At kung hindi mo nagustuhan yung mga na-consume mo, before 7 days, pwede mo yung i-cancel with no cost. At the same time, na-consume mo yung mga content na nandyan sa loob ng ating Patreon group. Pero if you feel that God is calling you to support me in this ministry, ay tatanawin ko yan ng malaking utang na loob. And I'm so grateful and thankful for your partnership in this online evangelization. Okay, so ang details mga ka-faith, if you want to get access to this 7-day free trial, okay, ng ating Patreon group, ilalagay ko yung details sa video na to or sa baba ng video na to, click mo lang yun, okay? So thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.